Ha? Hindi porket nag-aaral ka, automatic scholar ka na. Lahat ng scholar nag-aaral. Pero hindi lahat na nag-aaral, scholar. Ako si Brother Dino Diaz, mga kaibigan ka pa rin, no? Magtatayo ho tayo ng paksa ngayon, papatunayan ho natin na kontrahan ang mga aral po ng Katoliko pagdating po sa kanilang pananampalataya. Nawa mga kaibigan, ay inyo po akong samahan at tinitiyak po natin na itong katotohanan ng ating pinapatunayan, mananatili po itong nakatayo hanggang matapos po ang debate. God bless po at samahan niyo po kami. Thank you, Okay. Brother Raj. Okay, so that is a Brother Dino ng Baptist at isa yan sa napakaraming debate na na-moderate ko na din at kasama nila dyan sila Pastor Rayan, sila James. Ayan, so isa sa magaling din na defender ng Baptist. At syempre, yung ating negative din, pakilala ka kapatid. Okay, ako pala si ano, si Brother Jando, hello, Alabado, former Seventh-day Adventist Evangelist. At ngayon nasa Katoliko na at main host ng Punto por Punto. Okay, so that is our negative, Brother Jando ng Punto por Punto. Siyempre, isa sa pinakasikat na streamer, lalo-lalo na sa religious, no? Sa panig naman ng Catholic. Ayan. At hindi na natin patatagalin. Gusto ko na silang bigyan ng 10 minuto. Ayan, sa first presentation. Siyempre, mauna dito si Bro Dino. So, Bro Dino, bigyan kita ng 10 minutes, bro. Kaso hindi ko mapo-pause yung time, no? So ako na lang magta-time dito. Bro Dino. Okay. Wait lang, bro, ha. Wala pala akong timer clock. Ayan. Yes po. Okay, so 10 minutes, bro. I-update lang ko 3 minutes. Your time start now, bro. Okay, update mo ako ng 3 minutes. Okay po, no? Ulitin ho natin mga kaibigan, no? Kung mapapansin po ninyo mamaya, mayro pong mga dagdag na roles, hindi po natin siya mapilit o mapaamin. Maari siyang umiwas, pero tandaan po natin itong ating pinapatunayan, hindi po ito matutulan. Ano po? So ngayon po mga kaibigan at kapatid, ang paksa po namin na pagkasunduan, papatunayan ko na ang aral ng Katoliko ay kontrahan, no? Ang mga aral nila ay kontrahan. Ngayon, magsisimula po tayo. Pwede ba i-share ko po yung screen? Pwede ba ito ma-share? Paano ba ito, bro? Taglit lang ang time ko. Paano ba ito? Okay. Hindi pala ito ma-share. Maka-share screen ka, bro, kasi co-host ka. Pag Facebook siya, bro, paano i-share ba ito? Okay, hindi siya ma-share, mga kapatid, no? So, ayun. Hindi siya ma-share. So, sabihin ho natin, no? Dito na lang. Dahil hindi po ma-share, mga kaibigan, ay babanggitin na lang ho natin. Unang-una po, unang-una po mga kaibigan at kapatid, no? Nagana po ang una nating punto o kontrahan pa din, pero nakikita po dito yung mga haligi, no? Yung una, papatayin natin, mayroon pong kasinungalingan, no? Sa kanilang aral. Tulad na lamang ng naganap na debate mga kapatid, no? Kay Brother John Ree, nang bahagi din po siya ng samahang punto por punto, na sinabi po sa debate po sa debaters convention, no, ang ano niya, ang tindig niya po ay si Maria ay nilinis na daw po sa womb. Tapos sinabi niya po, no, on the spot na pagsisinungaling, hindi niya daw sinabi, no, sa debate nila ni Pastor Rian. So ngayon hingiin sa atin ni Brother John Doe ito, pwede ba hindi Brother Asya ma-play ba dito sa ano yung video? Na konti lang naman 'yon. Hindi ko talaga alam, bro, kung paano ba. Messenger lang kasi yung gamit ko. Hindi ko talaga alam paano. Sige na lang, no? Kung hingiin niyo mamaya, isa yung ipa-play natin, no? Nakita po natin mga kapatid, no? Yung kasinungalingan at kontra-kontra po ang kanyang paliwanag na sinabi niya
no, na nilinis na si Maria, pagkatapos hindi niya daw sinabi on the spot pong pagsisinungaling, akuntrahan po. Saan ho ba ang bahagi ng taong sinungaling? Sabi po dito sa Revelation 21 verse 8, ganito po mga kaibigan at kapatid, no? Ay i-an natin, basahin natin. Sabi dito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makikiapid at sa mga manggagaway at sa mapagsamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy na nagniningan sa apoy at asupri na siyang ikalawang kamatayan. So yun yung bahagi po mga kaibigan kapatid ng taong sinungaling, no? Si John Ray po yan. Ikalawa, walang isang pananampalataya, no? Pwede ba brother malagay sa screen bro Russia inang number 1 diyan na si Melchor at versus Alvin? Papatunayan ko ang sa Josue chapter 5 verse 13 verse 15 ay si Miguel. Ayan. Kung mapapansin po ninyo mga kapatid, sa debating na ganap po ni Melchor at saka ni Alvin Gitamundo, ay naglaban-laban po sila. Diyan po natin makikita na wala silang standard na doktrina. Ayan. Ayan, wala pong standard na aral, nagkukontrahan po sila. Sino ba talaga? No, papatunayan ko na ang sa Josue chapter 5 verse 13 to 15 ay si Miguel Archangel. Okay lang. Ayan. Ang first speaker po dito ay si Alvin Gitamundo, no? At ang second speaker po ay si Melchor Manalili. Naganap po ito May 8, 2021 po mga kapatid. So dito pa lang, nakita na ho natin, nagkukontrahan pong aral nila. Alin ba talaga? No? Alin ba talaga ang tamang aral ninyo, Bro Jando? Ayon sa Josue chapter 5 verse 13 to 15, si Miguel ba yan o si Jesus? So kung gusto mo po makita mamaya yung video, ipakita din po natin sapagkat andyan naman sa debaters convention. So nagkakaroon po ng kontrahan mga kapatid, no? Pangatlo, nagkakabanggaan ang paliwanag, no? Doon sa number 3 mga kapatid, sa naganap na debate, no? Video ito hindi mai-share dito. So sa naganap na debate ni Darwin Gitgano at ni Talibong kay Ramil Parba, ang sabi po doon sa Matthew 16:18, ano ho ba ang nakalagay doon? No? Hindi po 'yan brother, ayan oh. Ayon ba sa Matthew 16:18, ano ho ba ang nakalagay doon? Nilagyan ba 'yan ng pangalan o hindi nakalagay ang pangalan? Ang paliwanag po doon ni brother Darwin Gitgano, walang pangalang nakalagay ayon sa Matthew 16:18. At ang paliwanag naman doon ni brother Wendell Talibong, no? Ay mayroong nakalagay na Iglesia Apostolica Romana. So ayun po, nagkakaroon po ng kontrahang paliwanag. Ayan. Ayun po, no? Nagkakaroon po ng kontrahang paliwanag at hindi po talaga aangkop sa katuruan po ng banal na kasulatan. Ayan po. No, una, sinungaling, andiyan po kasinungalingan, kontrahan po, no? Pangalawa, walang isang pananampalataya, no? Pangatlo, nagkakabanggaan ang paliwanag o ang tindig. Pang-apat po mga kapatid, maling prinsipyo. Palagay nga po brother Rashias number 4. Ayan. Ayan. Number 4 po. Ayan. Naglipat. Ayan. Number 4. Hindi ata nakita sa screen ang number 4. Ayan. No? Ano na pala? Yung number 3 yun. Pwede pala ma-play yung video bro Russia. No? So balikan na. Yan number 4 po mga kapatid, no? Kung titingnan niyo po mga kapatid, ang post po ito ni Brother Jando, ito babasahin ko nga yan, ano bang nakalagay diyan. No. Dito sa okay. Ang post po yan ni Brother Jando. Last 2 minute and 30 seconds. Sige. February 1, 2023. Live po ito ni Brother Jando.
one-on-one doctrinal talakayan papatunayan ng Firstborn Church member na si Victor Kissel na ang Katoliko Romano daw ay mayroong aral ng demonyo ayon sa Biblia. Kung papansinin po, nakalagay po dito for evangelization and charitable works. Dito po mga kapatid, ay nakalagay po GCash account ni Brother Darwin Didgano. So kung titingnan po natin dito, mali pong prinsipyo ito kung Biblia ang ating batayan, no? Ang mga ngaral ba ni Kristo naglalakbay na walang kinuha, no? Naglalakbay sila ng ngaral walang kinuha. Si Brandon do nagtatalak lang nagkaroon na ng GCash, no? Bakit ho ba, ano ho ba ang prinsipyo ng Biblia? Dito po mga kapatid, no? Mayroon pong mga pangangaral ang Panginoong Hesus tulad na lamang, no, ng sa Mateo chapter 10 verse 8. Ang sabi po dito mga kapatid ay ganito. Simulan sa 7, ipahayag ninyo sa kanila na malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagalingin nyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga may malubhang sakit sa balat para maituring silang malinis at palayasin ang masamang espiritu. Tinanggap ninyo ang kapangyarihang ito ng walang bayad. Kaya ipamahagi rin ninyo ng walang bayad. So dito po makita mga kaibigan at kapatid na yung pagbabahagi po ng salita ng Diyos ay walang bayad. No? Wala pong bayad. Yan ang turo kung paano yung po tinanggap ng salita ng Diyos. Ganon din po ninyo ipamahagi. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians, no? Chapter 2 verse 17 ay ganito po mga kapatid. Sabi po dito, hindi kami tulad ng marami niyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapira. Alam naming nakikita kami ng Diyos, kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat naming ipinangaral ang kanyang salita. Yun pala mga kaibigan, no, mga kapatid, ipinangaral ang salita ng Diyos, no, na hindi ginagawang negosyo. So, yun yung tamang aral. So, dito, malinaw po mga kaibigan at kapatid, no? At ito pa, ikatlong Juan 1:7. Ano ba ang prinsipyo na tinuturo po nila? Ganito po mga kapatid, no? Unang Juan 1:7, sapagkat pumunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang tungkol sa Panginoon. O sige. Time na bro. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Brother Dino Diaz ng Baptist. At syempre, dako tayo sa 10 minutes na first cross ng ating negative, Brother Jando ng Catholic. Your time start now, bro. Tanong. Okay, unang tanong. Ginamit mo na ang sinabi ni Brother Junre. Napanood mo ba yung pagbibigay linaw ni Brother Junre sa linyang yan o hindi? Sagot? Napanood ko. Okay. Naririnig ba ko? Yes. Napanood ko, no? Kaya nga kinuha po namin kung saan po yung kontrahan yung sagot sapagkat po ang oras na ito, no, ay konti lamang, hindi ko maipos ng buo at hindi po milagay ng moderator. Kaya sabi niya kanina, si Next Maria question, daw ay na sige. At dahil napanood mo yung pagbibigay linaw ni Brother Junre niya sa episode kong Straight to the Point, ano ang sagot ni Brother Junre diyan sa video na yan? Ang Straight to the Point po, no? Wala akong pakialam sa Straight to the Point, kundi kung ano pong sinabi niya ayon po sa debate nila doon sa Debaters Convention ni R.A. Fuentes, no? Kasi wala naman akong hilig manood din sa Straight to the Point, wala namang point eh. So doon ako sa debate nanood ng sinasabi ay nilinis na si Maria sa sinapupunan pa lamang. Tapos sa pangalawa niyang pahayag, si Maria, wala daw siyang sinabi na si Maria ay nilinis. Next question. Next question. Nang tinanong kita kanina kung napanood mo ba ang pagbibigay linaw ni Johnny, sabi mo, oo. At ang kanyang pagbibigay linaw ay nasa Straight to the Point. Ano ang sinabi niya doon? Mali. Ang paglilinaw ay nasa debate. Kaya nga po, mayroong cross-examination, yun yung paglilinaw at pagsasagot. Kaya mali yung unawa mo. Paano kung maglilinaw doon sa debate? Natapos na ang debate, hindi tulad po ninyo na nagre-rebat kayo tapos na ang debate at ipalabas ninyo na gusto namin magpasikat sa punto por punto. Next question. So tinatanggap mo na hindi mo pala napanood ang pabibigay linaw ni Brother Junre sa naturang sinabi niya sa naturang video? Napanood ko doon sa debate sa cross-examination sa Debaters Convention. Napanood ko, nandyan po yung moderator natin. Kaya nga po, na-share ko ang video. Kung gusto mo, ibigay ko sa iyo ang full video. Next question. Next question. Next, sabi, ang tema mo, kontrahan ng aral.
Saan sa aral namin muna basa na kinokontra ni Junre ang aming aral? Ito tulad na lamang ng sinabi niya kanina, si Maria ay nilinis daw, no, mula sa sinapupunan. At maya-maya kinalaban niya, hindi niya na daw sinabi na si Maria ay nilinis daw. Moderator, time stop na, time stop. Okay, objection natin, negative, ano yan? Hindi ko hinihingi ang kanyang opinion, moderator. Ang hinihingi ko yung aklat katoliko na kinontra ni Junre. Sabi niya kasi, yung kanyang tema kasi, hello? Opo. Naputol ba? Sino bang nawala? Si Bro Jando atang nawala. Si Jando ata. Ayan. So, time stop muna mga bro. Hintayin natin makabalik si Jando. So, ano muna tayo? Shoutout muna dyan sa lahat ng nasa live. Kasama natin yung Punto Por Punto. Siyempre, yung ating Russia TV at bahay talaga yan. Itong bagong bahay natin. Patungkol sa debate. At by the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang pinag-uusapan nila ngayon ay dito nga sa Catholic na ang patutunayan ng affirmative na kontra-kontra. Ayan, ang aral. So, hintayin natin makabalik si Brother Jando. At sa ngayon ay nagtatanong yung ating negative sa ating affirmative. Ayan, so hintay-hintay lang tayo mga kapatid. At gusto ko lang i-shout out lahat ng nandyan sa ating live streaming. Okay. Si Emmy Alfonso. Ayan, nakabalik na. So, sige bro. Nasaan ako nun bro? Nakalimutan ko saan ako. Yung sa ano mo bro? Sa objection. Ang objection ko brother moderator is hindi ko hinihingi ang kanyang opinion. Ang hinihingi ko ang opisyal na aklat ng Katoliko na sinasabi niyang kinontra ni Junre. Okay. So ina-analyze ko yung objection mo bro, no? Naghihingi ka ng any reference, title ng book, etc. O ano pa yan? Doon sa kinontra daw ni Junre. So ano yung counter-objection mo dyan, bro Dino, or maghahatol na ako, bro? Okay, ang counter-objection ko, moderator, hindi po kategorikal. Therefore, sasagot po ako anong gusto kong isagot ayon po sa kanyang tanong, sapagkat malinaw po, no? Kasi ang paksa kong pinapatunayan, hindi ayon sa official na turo ng Katoliko, kundi ang paliwanag ko, okay, o ang ano ko, ay ang aral po nila ng Katoliko ay kontra-kontra. Mula, okay, mismo po kay Junre. Therefore po, bro Russia, kung sabihin niyo ito hindi official ang pagtuturo ni, okay, Junre, lalabas po ito na kasinungaling, okay na, bro. Sinungaling na. Okay na bro, okay. Ganito bro Dino. Wait lang bro ha. So okay na yan, naintindihan ko na. So ganito bro, meron tayo, kasi tayong rules bro na kung ano yung tanong, yun din yung isasagot mo. Ngayon, humihingi yung ating negative ng ano daw yung reference, title daw bro ng reference ba. Ngayon, kung makakapagbigay ka bro, bibigyan kita ng 20 seconds, pero pag pagpapaliwanag mo lang, bibigyan kita ng 10 seconds diyan. So bro Dino, saan ka doon bro? Paliwanag moderator, sige, unang-una moderator, di ba? Una po sa ano, sa rules. Proceed, ay kung ano po yung kanyang kung anong nilatag doon siya magtanong. Mm. So ayun po, nasagot ko po ng malinaw at tamang-tama nga talaga, official talaga na dahil po dinamit. Next question, bro. Next question na, bro. Yan na yung sagot na, bro. At dahil nilatag mo na aral ng Katoliko ang nagkontra-kontrahan, anong aral ng Katoliko nga ang kinontra ni Junre? Ito. Ang aral po ng Katoliko na kinontra ni Junre, na sinabi ni Junre kanina, si Maria inilinis lamang sa sinapupunan, yun aral yun ha. At sa huli, no, sinabi niya na hindi na daw niya tinuro o sinabi na si Maria nilinis mula sa sinapupunan. Kaya po napatunayan po natin dito na kontra-kontrahan ang katuruan ninyo na ito nga hindi nga talaga mababasa. Next question. Next question. Paano papatunayan na kinontra ni Junre ang aral ng Katoliko kung wala ka palang may pakitang aral ng Katoliko ang kinontra niya? Ito. Napatunayan ko based sa sinabi po ni Junre
At si John Ray po ay Katoliko at ang nanggaling sa kanyang aral, therefore yan po ay aral ng Katoliko na tinuturo po ninyo na pilit mo dipinsahan ang kanyang pagkakamali at pagsisinungaling ayon po sa naturang debate. Tinatanggap mo ba nasa turo ng Katoliko si Maria ay nilinis ng preventive redemption? Yes or no? Ano? Bakit po? Sapagkat sabi ni sapagkat sinabi po diyan no ni John Ray na hindi niya sinabi at itinuro 'yan. So tapos ngayon, dalawa na kayong kontrahan ngayon sapagkat po ang paksa, papatunayan ko na aral niyo 'yung kontrahan. Okay, tamo? Lalong tumibay dahil kontrahan na kayo ngayon. Next question. Saan mo nabasa na aklat ng Katoliko na hindi tinuro namin na si Maria ay nilinis ng preventive redemption? Sabi ko nga, hindi nga ako agree doon kanina sa sinabi mo sapagkat ang aking inagrihan, yung aktual na nanggalig sa bibig ni John Ray na kinontra mo na magkalaban kayo sa paliwanag na kontrahan at lalong tumibay ang aking tinitindigan na kontrahan ang aral ng mga Katoliko dyan do. Sige po. Yung alam mo ba na sa turo ng Katoliko si Maria ay nilinis nga using the preventive redemption? Yes or no? Wala pong aking sagot doon sapagkat ang aking tinitindigan moderator, no? Yung sinabi ni John Ray, no, na hindi niya sinabi 'yon sapagkat kwento niya lamang at sinuportahan ni Jando ang kanyang pagsisinungaling at ngayon kontrahan na silang dalawa sa paliwanag. So malinaw po iyan na kontrahan sila. So paano mo ngayon mapatunayan yung first stand mo na kinontra nga kung wala ka palang may pakitang referensyang kinontra nga? Ah, meron. Pwede ko po i-play dito po sa hindi nga ma-play ni moderator pero meron na po kung nasin kay moderator na kontrahan ang paliwanag no ni John Ray tungkol si Maria daw ay nilinis. Kalaunan hindi niya daw sinabi na nilinis at ngayon sinusuportahan mo, therefore dalawa na kayong magkakontrahan. So malinaw po ito, kaya marami akong next question na ilatag, wala kang may maitanong. Next question please. Na yung oras mo sapagkat hindi mo matutulan. Next question na bro, next question. Next na question. Sinong Catholic Bible scholar ang kumukontra kay John Ray? Sagot. Ano daw, moderator, hindi ko narinig. Time stop mo na, time stop mo na. Hindi ko narinig. Pakiulit na lang yung ano bro, baka meron sa signal yan. Bro, dyan daw, nakastop naman yung time. Pakiulit yung may tanong bagyo, mo bro. May bagyo talaga ngayon. Sige lang. Bro, dyan daw. Okay. Sinong Catholic... Hello, brother Jando. Sinong Catholic narinig. Bible... Narinig ako? Okay na. Sinong Catholic Bible scholar ang may papakita mong kumontra sa paliwanag ni John Ray? Okay, si John Ray mismo. Siya po yung Catholic scholar. Ibig sabihin po ng scholar, nag-learn po ng aral mula sa Katoliko. Kung hindi mo alam kung ang ibig sabihin ng scholar, ibig sabihin ng scholar, nag-learn. Basa-basa din ng dictionary pag may time kung anong ibig sabihin nun. Next question. Nasaan ang prueba mo na si John Ray ay isang confirmed Bible scholar? Nag-aral, natuto yung ibig sabihin ng yung paliwanagan. Time stop muna, time stop muna. Sinuportahan mo, kaya dalawa na kayong magkukuntrahan ngayon, kaya napatunayan ko ang paksa. Bro, Dino, wait lang. Parang kasi delay konti, bro. Kaya akala ni Jando ay tapos ka na. So nagkakasabay kayo, bro ba? So ganito. Nadinig naman natin yung continuation ng sagot mo doon. Okay na yung signal natin, bro. Bro Dino, okay na ba? Subukan ko nga bumalik, bro. Sige, bro, kasi... Ano na ba? Direkta na ba yung... Malinaw na ba yung aking boses? Malinaw ka dito sa akin, ha? Pero sa nakikita ko kasi delay konti sa'yo. Ganito na lang, baka pwede si Jando, pag maghintay na lang siya at least 3 seconds siguro bago siya sumagot. At ikaw din bro, maghintay ka din bro at least 3 seconds doon sa delay ba. So pag nadinig mo na natahimik, 3 seconds, tapos doon ka na, papasok ka. So bro Jando, tuloy tayo sa tanong bro. 3 minutes and 24 seconds bro. Tuloy bro. Okay, meron ka bang maipakita na Catholic
na si Junry ay isang confirmed Catholic Bible scholar? Yes, may napakita po akong video na si Junry po, ibig sabihin niya nag-scholar, yun ay nag-learn, no, natuto. Ayan. So ibig sabihin po dito mga kaibigan at kapatid, dahil sa pahayag ni Junry, nagkakaroon po ng kontrahan at sinusuportahan mo ngayon kaya nagkukontrahan na ngayon yung aral ninyo. At tulad ng sinasabi ko, Brother Jendo, next question na. Next question. Matutulan. Maaari mo bang ipakita sa screen ang certificate ni Brother Junry na siya nga ay confirmed Bible scholar? Ito ang aking sagot, moderator, no? Hindi certificate, tandaan mo ang batayan kung paano mag-scholar ang isang tao, no? Mayroong tao po nagle-learn, no? Hindi dahil po, no, na nag-aral siya para magkaroon po ng certificate para matuto ka dito, no? Mayroong tao po ay naghalungkat na siya mismo ang nag-aral. Next question, bro. Ayan. Next question. Anong degree sa theology ang natapos ni Brother Junry para masabi mong siya ay confirmed Catholic Bible scholar? Wala siyang degree. Wala siyang degree. Sarili niya pong tuklas. Tandaan mo, hindi kumo, no, na nag-aaral ka, yun yung magiging scholar. Tandaan mo, sa Bible po, ang nag-learn, yun yung scholar. Paano ka nag-learn? Sarili mo pong pag-aaral. So, ikaw po yung matatawag na scholar tulad ng mga apostol. Makonsider po silang scholar sapagkat sila din next po ay question, bro. Next question, bro. Yang sinasabi mo na si John ay Bible scholar, yan ba ay kasinungalitan o kinonfirm niya? Sagot? Ito ang aking sagot, no? Nalinaw ba yan, Brother Jando, yung boses ko sa'yo? Yes, bro. Go ahead. Yes, malinaw. Okay. So ito ang aking sagot. Una, kasinungalingan yung sinabi mo na sinabi kong Bible scholar si Junry. Si Junry po, sabi ko, ay scholar, natuto, Catholic scholar, natuto po sa sarili niyang paghalungkat at pag-aaral doon sa kamalian ninyong doktrina. Kaya nagkakontrahan po kayo. Kaya mali next po question, yung tanong mo. Next question. Ibig mo ba gan sabihin, Dino, na kinokontra mo na yung sinabi mo kanina na si Junry ay Catholic Bible scholar? Ang sinabi ko, Catholic scholar, hindi Catholic Bible scholar. Kung balikan mo ang video, malinaw yun, Brother Jando. Sabi ko, Catholic scholar. Bakit po nag-learn po siya? Nag-learn po siya. Kasi tandaan mo, sa Bible hindi kayo nag-learn kaya hindi ko matawag na Catholic Bible scholar. Wala kayong alam sa Biblia. Hindi kayo nag-learn sa next Bible. Next question. Kaya nga po, next question. Next question. Nasaan ang certificate na may pakita mo si Junry ay Catholic scholar? Ito, tulad ng aking paliwanag kanina, hindi kailangan na magpakita ka ng certificate para tawagin kang scholar. Kasi nga nag-learn ka ng sarili mo. Sino ngayon mag-recognize siya? Ikaw ngayon nag-aral ng sarili mo. Tulad nga sa aral po nyo, kontrahan kaya sarili nyo lang aral. Kaya nagkukontrahan kayong dalawa. Wala kang may maitanong doon sa mga punto ko tungkol doon sa mga GCash. Time na bro. 10 minutes time. Ayan na yung signal natin. Okay. So dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. At syempre, dako tayo sa kanyang unang pagpapahayag bilang negatibo. Again, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol sa Catholic. At dito ay patutunayan ko na kontrahan ang aral ng Catholic. Affirmative si Brother Dino Diaz. Negative naman si Jando ng Catholic na bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. Bro, your time start now. Okay, thank you, Brother Russia. So, hindi na masyadong pahabaan pa yung aking pagpapaliwanag. Madali lang to dahil akala ko sa official doctrine siya kumuha. Sa ano lang pala? Marites, no? So, dito na lang tayo sa ating official teaching. Ito ay kukunin ko mula sa aklat na The Spirit of Catholicism by Carl Adam sa page 2. Anong sabi niya dito? It is quite true, Catholicism is a union of contraries, but contraries are not contradictories. Wherever there is life, there you must have conflict and contrary, even in purely biblical Christianity, and specifically in Old Testament religion. These conflicts and contraries may be observed. So, dyan, maliwanag dyan na ang sa Katolisismo, meron talagang union of contraries, but contraries are not contradictories.
So, giba ang naturang paksa dahil sa kanya, kontrahan, kinakonfirm ng ating Catholic Bible scholar na walang kontrahan. Kung tayo mga Katoliko ang papipilin sa ating maniniwala, sa chika ba ni Junre o sa ating Catholic scholar, dun ako sa Catholic scholar. Okay, so yun na lamang, Brother Russia. Di ko na pahabain masyado. Bilis nun ah. Okay, so officially, ini-end na ng ating negative, no, yung kanyang time sa pag-present. So bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagtatanong, yung ating affirmative. Bro Dino Diaz ng Baptist, your time start now, bro. Tanong. Okay, ang aking tanong, isa ba, ang sinabi mong contraris, no? Isa ba doon sa meaning niya sa Tagalog ay sumasalungat, yes or no? No. Okay, no. Yes, hindi siya sumasalungat. Para lang ganito. Ang example, Biblia. Sa Biblia, si Jose may ama, si Jacob, si Eli. Parang magkakontra pero hindi magkakontra. Yan ang example. Next question. Next question, bro. Ang nabasa, pag may mababasa ba ako na ano, no, na ang contraris is sumasalungat, no? Sinungaling ba 'yung sinungaling? Okay. Time stop muna, bro. Wala talaga tayong tanong na ganyan, bro, 'yung pag may babasa or kung may babasa ako. Baguhin mo na lang, bro, 'yung tanong mo, bro. Okay. Dito sa Tagalog dictionary, na sinabi niya kanina, contraris, sumasalungat. Ito ba ay sinungaling ba ang author na ito o ikaw ang sinungaling? Hindi ako sinungaling at mali ang unawa mo sa author. Gaya na sinasabi ko, example ko yung nasa Bible, sinasabi sa Matthew 16, ang ama ni Jose si Jacob, sa Lucas naman si Eli, parang magkakontra. Time stop. Okay. So anong objection natin, affirmative? Ang objection ko, moderator, no? So, dahil sabi ko, ang nabasa ko dito, may mababasa ako na dictionary, na sa Tagalog, ang meaning ng Tagalog ng contrary is sumasalungat, no? Sabi ko, sinungaling bang author na ito o ikaw ang sinungaling? Ang sagot niya, hindi sinungaling. Therefore, tinitwist niya yung categorical na pinagpipilian ko sa kanya. Okay. So again, ang pagpipilian ni Brother Jando ay sinungaling ba yung ang author ng dictionary nito or si Jando, tama ba? Opo. Okay. So alin bro, ang sinungaling dito? Itong nagsasabi na dictionary na ang contrary, okay, isa sa definition nito ay sumasalungat o yes, ikaw bro, ang sinungaling. So bro Jando, meron kang papipilian dun, bro. However, kung wala kang mapipili, bro, bibigyan kita ng 10 seconds sa pagpapaliwanag bakit wala doon sa pagpipilian, bro, ba? So, saan ka doon, bro? Pipili ka or magpapaliwanag ka ng 10 seconds, bro? Nung paliwanag ako, bro, yun na lang gawin ko. Yes, bro. So, 10 seconds, bro. Proceed sa iyong answer, bro. Ulitin ko, hindi ako nagsisinungaling at mali ang unawa niya sa sinasabi ng author ng dictionary. Yun. Next question. Okay. Ang sabi niya dito ay contraris, previous, sumasalungat, ang definition, the opposite. Tama ba ito o mali ito? Yes bro, tama yan bro, the opposite. Gaya nung kay San Pablo, sinabi sa gawa na narinig ng kanyang kasama ang tinig, walang nakita na tao. Sa isa naman talata, walang narinig na tinig pero wala rin nakita na tao. Parang magkakontra, pero hindi magkakontra. Yun ang ibig sabihin doon. Next question. Okay. So sa makatuwid, parang magkakontra. Sabi ni John Ray, no? Nilinis si Maria mula sa tiyan, no? So sinabi niya doon, hindi niya sinabi na si Maria ay nilinis sa tiyan. So yun ba ay pareho ba yun o kontrahan yun? Pareho yun bro, dahil pinutol mo yung part ni Johnny sa paliwanag niya. Next question. Okay. So alin ang mali doon sa pahayag ni
sa alin ang mali doon sa pahayag ni John Rick? Yung si Maria ba, no? Alin ang mali niya na hindi ninyo aral? Si Maria ba nilinis sa tiyan o si Maria ay hindi nilinis sa tiyan? Si Maria ay nilinis sa tiyan. Lahat ng sinabi ni John Rick, tama 'yon. Mali lang ang unawa mo kasi pinutol niyo yung video. Next question. Okay. Next si Maria ang tama, no? Nilinis mula sa tiyan. So itong aking tanong. Dahil sabi mo nilinis mula sa tiyan at ang sabi mo lahat ay tama, ipipilit mo bang mali mong unawa? Yes or no? No, hindi mali yung unawa ko dahil si Johnny mismo ang nagpaliwanag sa kanyang sinabi, doon ba't niya yun yung sinagot niya. Ang problema lang, pinutol niyo ang video. Next question. Okay, next question. Sabi mo, no, hindi mo na ipipilit. Dahil sabi ko sa'yo, ipipilit mo pa rin ba ang mali mong unawa? Yes or no? So sabi mo ay no. So makatuwid, ititigil mo ng mali mong unawa? Yes or no? No. Ang objection moderator. Time objection stop moderator. Muna. Time stop. Okay, anong objection natin? Negative. Hindi ko napansin yung fallacy question na doon. Hindi ko napansin doon. Ang pagkaunawa ko sa tanong niya ay si John Rick ba ay nagkakamali o hindi? No. Okay. Yung fallacy question niya hindi ko napansin yung moderator kaya ngayon pinalo-up niya yung fallacy question niya. Hindi maganda 'yon. Yung magbitaw ng fallacy question. Okay, so counter objection mo doon, so ito ang aking counter objection, moderator. In the first place, kung pala si yung tanong ko, hindi mag-object ka na, sumagot ka talaga ng no. So yun ang aking... Moderator, hindi ko nga napansin, moderator. Kung pala okay si na, bro. Okay na, bro. Uh-huh. Ano, kuha ko na, bro, Jando, ha. So, bro, Dino, ano yung counter objection mo doon, bro? Ulit. Ito yung aking counter objection, moderator. Siya po ang nagsagot noon. Nagtatanong lamang ako. So yun yung sagot niya. Therefore, follow up ako doon. Okay. Ah, yun po si sinagot mo na talagang sagot, saglit lang. Na talagang sagot mo, ipipilit mo yung mali mong unawa at sabi mo itigil. Okay na, bro. Okay na, bro. So problema mo, hindi ko yung problema. Okay na, bro. Okay na, bro, Dino. Ganito, ha. Doon muna ako, bro, Jando, sa yes or no niya na tanong dahil rules natin yan. Pwede ka namang magpaliwanag ng 10 seconds, bro, kung wala, hindi ka makapili doon sa yes or no na yon sa tanong niya. So, saan ka doon, bro? Yes or no? Or magpapaliwanag ka, bro? Paliwanag ako, bro. Sige, 10 seconds, bro. Proceed, bro. Yes, hindi mali ang unawa ko dahil kaming dalawa ni John Rick ang nag-episode noon. Alam ko ang sinabi ni John Rick kaya hindi mali ang unawa ko. Next question. Okay, next question. Sabi mo, hindi mali ang unawa ninyong dalawa ni John Rick. Sa makatuwid, pareho kayong unawa ni si Maria ay nilinis mula sa tiyan at si Maria ay hindi nilinis mula sa tiyan. Sa makatuwid, pareho kayo ng unawa. Yes or no? Yes, bro. Pareho kami ng unawa. Ang problema lang, pinutol nyo ang video at iniba nyo ang konteksto. Kaya yan ang deceiving tactic ninyo. Next question. Okay, sa mga pareho kayo ng unawa, sa mga katid pareho kayo na nagkakamali ng unawa at yan ay mali talaga at ipipilit mo, yes or no? No, hindi kami nagkakamali ng unawa. Ang nagkakamali ng unawa, yung nagputol ng video at iniba ang konteksto. Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo, no? Last 5 minutes. Nag-no ka, ilan po? 5 minutes? Yes. Sa mga katuwid, sabi mo, pareho kayo ng unawa at ipipilit mo, yes or no, sabi mo ay no. Sa mga katuwid, itong aking tanong, sa mga katuwid, ipipilit mo nga talaga ang mali ninyong unawa, yes or no? Objection, moderator. Time stop mo na. Okay, objection, bro. Negative. Inulit na naman ni Brother Dino ang fallacy question. Okay. Inulit na naman niya. Okay, so... Magno, pareho lang ang punto nung tanong niya. Kaya fallacy question niya, misleading question niya, moderator. Okay. So, bro, Dino, fallacy daw yung tanong mo, bro. Meron ka bang counter objection doon or maghahatol na ako? Ang counter objection ko, moderator, no? Mm. Ay malinaw. Mamili lamang siya doon sa categorical. Kung wala siyang, maisagot o hindi niya masagot, hindi. Ipaliwanag niya ng 10 seconds, may pagpipilian naman or any okay. Question na, di ba gano'n? Yes. So, ganito na lang, bro, Jando. Pwede ka namang magpaliwanag ng 10 seconds, bro. Doon mo ipasok yung sagot mo, bro, patungkol doon sa policy. So, bibigyan kita, bro, ha, ng 10 seconds, bro, Jando.
At yan na yung pinakasagot mo, bro. So, proceed ka, bro. Yes, tama ang unawa namin na si Maria ay nilinis at yung sinabi niya na hindi nilinis, ang tumutukoy kasi doon is yung ano, yung restorative salvation. Yun, next question siya... na, bro. Next. Bilis ba? Okay, next question. Okay, ito ang next question ko. Prinsipyo ba ni Kristo ang humingi ng GCash? Yes or no? No, hindi niya prinsipyo. At dahil marami kaming binubuhay ng mga pamilya at pinag-aaral, natural kailangan namin ng GCash. Kung iinggit ka, gumawa ka ng sarili mo. Next question. Next question. Okay, sabi mo, dahil ay no at hindi prinsipyo ni Kristo, kayo ba ay sumusunod sa prinsipyo ni Kristo? Yes or no? Yes, sumusunod kami sa prinsipyo ni Kristo kasi ang prinsipyo ni Kristo, pakainin mo ang gutom, painumin mo na uuhaw. At yan ang ginagawa namin sa nakukuha ng aming GCash. Next question. Next question. Uulitin ko no yung aking tanong, sabi mo prinsipyo ni Kristo, hindi prinsipyo ni Kristo yung magka-GCash at ikaw ay meron kang GCash at sinusunod mo yung prinsipyo at aral ni Kristo. So ito ang aking tanong sa iyo. So, dahil sinusunod mo ang aral ni Kristo, tama ba na sinusunod mo ang aral ni Kristo at prinsipyo? Tama ba 'yun? Yes or no? Yes, sinusunod namin dahil prinsipyo ni Kristo, pakainin mo ang gutom, painumin mo na uuhaw. Kaya yun ang ginagawa namin sa aming kinikita sa GCash, pinapakain ng gutom, pinapainom mo na uuhaw. Next question. Okay. Next question. Dahil po ay sinusunod po ninyo ang prinsipyo ni Kristo, yung aral at turo ni Kristo, sa makat, may turo ba si Kristo ng GCash na sinusunod ninyo? May turo ba si Kristo sa Bible nun o wala? Objection, moderator. Time stop. Okay, objection natin. Negative. Palasi na naman ang question. Misleading na naman ang question. Kanina okay. Pa ako sumasagot, moderator. Ulit. Palasi yung question eh. Okay, so palasi daw yung tanong mo, bro Dino. Meron kang counter objection dun, bro? Or maghahatol na ako? Hindi, mag-counter objection ako. Dapat marinig din to ng mga viewers. Unang-una, moderator, wala pong palasi doon sa tanong ko sapagkat ang aking tanong is confirmatory, investigative confirmatory po. Tinatanong ko po siya kasi sabi niya po ay aral ni Kristo ang kanilang sinusunod at prinsipyo at hindi prinsipyo ni Kristo yung GCash at sinusunod nila yung prinsipyo at turo ni Kristo. So confirmatory lang naman. Okay. So kung yung sinusunod nyo ng GCash na yun at prinsipyo, si Kristo ba may prinsipyo at aral na magkaroon ng GCash? So paano maging palasi yan? Is confirmatory okay. Yan? Kung di umatagot, mag-next question. Moderator. Okay. Okay na bro. Isa-isa lang ayon sa ating rules. So ganito yung hatol natin. No? So kahit umulit naman siya ng tanong dyan bro, wala naman tayong rules dyan kahit ulit-ulitin niya. So doon na lang talaga tayo sa yes or no bro. However, kung hindi ka makasagot doon, meron ka namang time magpaliwanag ng 10 seconds. So bro, dyan daw, saan yung pipiliin mo doon bro? Yung categorical na yes or no or magpapaliwanag ka bro? 10 seconds pa rin bro kasi... Hindi bro, pasok bro, 10 seconds bro. Ulitin ko. Yes, prinsipyo ni Kristo, pakainin ng mga gutom at painumin ng mga uhaw. Yun na ginagawa namin. Wala kami sinabi na tinuro ni Kristo mag-GCash kayo. Next question. Next question. Okay, sa makatuwid, sabi mo kanina, hindi prinsipyo ni Kristo ang GCash at ang prinsipyo ni Kristo ay sinusunod po ninyo. Action, moderator. Time stop. Objection muna tayo. Objection natin, negative. Wala akong sinabi, moderator, na hindi prinsipyo ni Kristo. Ang sinabi ko, moderator, okay. Walang sinabi si Kristo. Iba yun. Okay, so wala daw siyang sinabi na ganun, bro Dino. May counter-objection ka bro or babaguhin mo yung tanong mo bro? Yes, ang counter-objection ko. Sa una po niyang sagot, no, hindi prinsipyo ni Kristo. At sila ay nag-GCash. Sir, po, confirmatory naman ulit. Bakit kung hindi niya masagot? So, objection okay. Pumakapit. Okay. So, ganito mga bro ha, yung decision ko. Hindi ako judge sa inyo ha kung sino yung nagsinungaling or hindi. However, yung tanong ay tanong. So doon muna ako bro dyan doon sa tanong. Sagutin mo na lang mamaya bro kung ano yan. Itutuloy ko muna yung tanong ni Dino bro dyan doon. So bro Dino, pasok mo yung tanong mo bro. Sabi mo kanina, una mo ha, nasagot, ay hindi prinsipyo ni Kristo ang magkaroon ng GCash. At kayo sabi mo ay GCash. At sinusunod yung prinsipyo ni Kristo. So yung tanong ko sa'yo, dahil sinusunod mo ang prinsipyo ni Kristo, at si Kristo ay walang GCash at kayo ay GCash,
saan ninyo sinusunod na magkaroon kayo ng GCAS? No? Kay Kristo o sa demonyo? Sagot. Kay Kristo. Siyempre, diskarte yun namin para mapakain namin ang mga gutom at ang mga nauuhaw. Mapainom ang mga nauuhaw. Walang turo ang demonyo na ganyan. Kaya next question. Sabi mo, next dahil question. Sinunod mo yung prinsipyo, dahil sabi mo, hindi nyo sinusunod yan sa kay Satanas, sa demonyo, kundi kay Kristo nyo sinusunod. Meron bang mababasa sa Biblia na si Kristo may prinsipyo turo ng GCash? Meron o wala? Walang mababasa, pero ang turo ni Kristo, pakainin mo ang gutom at yun ang aming paraan. Kaya kung naiinggit ka, mag-apply ka na lang sarili mo. Next question. Okay, dahil next sabi question. Mo ay wala at walang sa Bible noon, at sabi mo doon ay hindi prinsipyo ni Kristo yung mag-GCash, no? So sa makatuwid, yung sinusunod ninyo, no, na naaral sa yung sinusunod yung kay Kristo's prinsipyo, at si Kristo ay walang GCash, saan nyo kinuha yung GCash? Kay Kristo o sa demonyo? Kay Kristo nga bro, kasi utos ni Kristo, pakainin ng gutom. Siyempre, sa through GCash, napapakain na namin yung mga gutom. Kanina ko pa yung sinasagot. Next question. Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo kay Kristo na naman, so makatawid si Kristo ba ay nagturo sa Biblia na idaan sa GCash kung kayo'y magpakain? Meron mang turo si Kristo noon o wala? Meron bro. Sabi sa Mateo 18:18, kung ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipahintulot ko sa langit. At dahil ipinahintulot sa lupa, ang paggamit namin ng GCash para mapakain ng gutom, yes, may pahintulot yon. Next question. Next question. Okay, okay. Okay, doon po sa Matthew 18:18, meron ho ba doong GCash na tinuturo si Kristo? Meron o nagsisinungaling ka? Hindi ako nagsisinungaling kasama doon. Anuman. Ang ipintulot niyo. Time. Sumagot ako moderator sa katik sa ano niya, tanong niya. Time na. Naabutan kayo ng time, bro. Akala ko. Okay. So, ganito, bro. Doon na lang tayo sa rebuttal, mga bro, ha. So, dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate, which is yung ating first stand at first cross. Ayan. So, shoutout muna sa ating mga nasa live dyan sa Putupurpunto. At I think meron pang mga streamer sa loob ng dito sa room namin sa Zoom. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Kung ano pa man yan yung page nyo at group nyo. At siguro magsha-shoutout na lang ako ng ilan dito. Shoutout doon sa mga so naka-Japanese. At sabi naman ni Dennis Salaja, kaya pala ayaw nila sa ikapo kasi gusto nila nakupo. Shoutout din kay Lowie, Sister Dina, Miss Palasi. At sabi ni Gerson Maliones, Mr. Objection, si Jando. Sabi naman ni Anthony Gomez, nanghihingi pala sila ng GCash. Sabi ni Pablo, Mr. Jando, sabi ng Acts 20:34-35 na nagtatrabaho si Pablo para matustusan niya ang kanyang kailangan. Hindi lang kay Pablo ang kanyang pagtatrabaho, kundi sinusuportahan niya ang ibang kasama niya. Ganon dapat gaw. Okay, mahaba siya. Ayan. Shoutout din kay Roel Teo. Sabi niya, kasama sa talakayan ang objection. Yan ang magaling na debatista. Nakikita ang tanong na fallacy. At shoutout din kay Vincent Dioneda. Ang yaman-yaman ng Katoliko na kada linggo may abuloy tapos namamalimos pa sa GCash. Masabi naman ni Angela Troyo, pakita ka ng mukha, my love Dino Diaz. Ayan, pakita ka daw ng mukha, bro. At sabi ni sino Schrenker, gutom si RCC sa GCash. Okay? At tuloy-tuloy tayo mga bro. Ayan, yan yung mga comment na nahagip ko lang dito ha sa aming live streaming. So, tuloy-tuloy tayo mga bro. Bibigyan ko na ulit ng 10 minutes sa rebuttal ito. Brother Jando ng Brother Dino ng Baptist. Your time start now, bro. Okay po, mga kaibigan at kapatid, no. Unang-una, kung tayo po ay magtatanong, iyakin po ito si Jando at kung napapansin po ninyo, objection moderator. Time stop. Okay. Objection. Nasa yes, rules natin, room moderator, na walang atake personal. Yes. Okay. Nanggagalaiti yata si Dino sa akin. Okay. So, hindi kita ipinipersonal eh. Okay, bro. Ganito, bro Dino.
Meron talaga tayong rules dyan, bro, na no physical ano, bro, ba? No physical na pag ano, so yung iyakin, I think pasok yan. So ganito, isihan mo lang ng konti, bro. Okay. Tuloy-tuloy naman tayo. So, bro Dino. Okay. Okay. Okay, dahil nga po ay dahil nga po mga kapatid ay nasasaktan sa ating paliwanag, kung papansinin mo po ninyo, panay inom po ng tubig pag tayo po ay magtatanong. Balikan po ninyong video, mga kaibigan. Doon po, no, nagtanong siya sa akin tungkol doon kay Jondre. Hindi niya naunawaan. Hinanapan niya po ako, saan ba nasusulat sa aklat po ng Katoliko? Pambihira ka dyan do, no? Sinabi na nga ni Jondre, hahanapan mo pa ako doon. Si Jondre ay Katoliko sa makatuwid. Nakichismis lang si Jondre, hindi katotohanan yung kanyang pahayag, no? At kung papansinin niyo po, mga kapatid, yung contraries daw sa kanya, naririnig ba ako, moderator? Moderator, naririnig ba ako? Dinig ka, bro, tuloy lang. Ah, sige. Kung napapansin po ninyo, mga kaibigan at kapatid, sabi niya daw, ang contraries ay hindi daw, isang definition daw ng contraries ay sumasalungat. Ito yung mali yung unawan, kaya po hinamon po natin ay umiiwas naman. Alam nyo ba, mga kapatid, kung hindi makasagot sa objection, kumakapit. No? Sa objection, pansinin nyo ang debate, ha? Panay objection. Ha? Kaya, sabi ko, sa ang contraries po dito, mga kapatid, kung titingnan po natin sa English po, contraries, ang definition po niya dito ay sumasalungat, the opposite, a contrary proposition. Ano ba yung opposite? Kabaliktaran. Ano ba yung kabaliktaran? Hindi kontra doon sa sinasabi, maganda at pangit. So, kontrahan ba yan? Kontrahan yan. Pambihira ka, bro, dyan do. Opposite sex. Ano bang opposite sex? Babae at lalaki. Hindi kontrahan yung gender na yan. Hindi pareho. O, kita mo na ngayon. O, mali yung pagkaunawa mo. Dito po, no? Sinabi niya kanina, si Maria ay nilinis, tama daw yun. Si Maria ay hindi nilinis, tama daw yun. Ay, ano ba talaga? Ha? Hindi daw contradiction, kundi daw ay contraries. Kontra, doon pa lang po sa kontra, ibig sabihin ay antay. Ha? Kontra, antay. Disagree. Hindi pareho. Kontra. Pambihira, bro Jando. Okay. Sabi, ang tanong ko sa kanya, mga kapatid, yung balikan po ninyo. Dali si bro Jando, eh. Sabi ko, panay no, at panay objection, at panay paliwanag ng 10 seconds, ibig sabihin, kumakapit po sa takbo, no? Sabi ko sa kanya, ititigil mo pa rin ba ang mali mong unawa, yes or no? Sabi niya ay no. So makatuwid, no? Sabi ko, ipipilit mo pa rin ba ang mali mong unawa, yes or no? Sabi niya ay no. So makatuwid, titigil na siya sa kanyang maling pagkaunawa, mga kaibigan at kapatid. Napupuntusan ba natin? Puntos po yun. Puntos yun. So ngayon, nagkaroon po tayo ng follow-up, no? So dahil po ay no ang sagot mo, sa makatuwid, ititigil mo na ang mali mong unawa, yes or no? No. Kinontra niya naman yung una niyang sagot, no? Hindi niya daw ititigil ang kanyang maling unawa. Ha? Sa makatuwid, dahil ang sagot mo kanina ay no, ititigil mo na ang mali mong unawa, yes or no? Ang sagot niya ay no. Sa makatuwid, ipatuloy niya pa yung mali niyang unawa. Oh, so napupuntusan ba natin? Napupuntusan. Kita mo na ngayon, kontra-kontrahan yung aral mo. At saka mga kaibigan at kapatid, wala po siyang, no, na i-refute sa ating tinitindigan. Wala po siyang may maipaliwanag, wala siyang may maikontra, kasi hindi niya matutulan tulad ng ating sinasabi kanina, no? Doon po sa una, dalawa, tatlo, apat nating puntos ay hindi po ni Brother Jando natutulan. Kaya hanggang tanong po natin ay doon sa GCash. Sabi ko, prinsipyo ba ni Kristo na sabi ko dito, pareho ba kayo ng unawa at ipipilit mo ang mali mong aral, yes or no? Sabi niya, no. O sa makatuwid, ipipilit yung mali niyang unawa at pareho silang unawa, no, ni Jondre. O kita mo, napupuntusan ba? Puntos po yan, no? So sabi ko, ang prinsipyo ba ni Kristo ay nagkaroon po ng GCash? Yes or no? Sabi niya, no. Okay. So kayo ba ay sinusunod? So kayo ba, meron ba kayong GCash? Yes or no? Yes, meron silang GCash. So ngayon ko naiingit daw ako, hindi gumawa din ako, hindi ako katulad mo, no? Kinakalakal niyo ang pera, no? Kinakalakal yung salita ng Diyos ng dahil sa pera. So sa makatuwid po, dito po mga kapatid, oh. So sabi ko, sinusunod mo ba ang, dahil hindi prinsipyo ni Kristo at turo yan, sa makatuwid, sinusunod nyo ba ang turo ni Kristo at yung prinsipyo ng apostol? Yes or no? Yes, sinusunod daw nila. Okay. Kung sinusunod po ninyo,
yun bang sinusunod mong GCash at prinsipyo, yan ba ay turo ni Kristo? Yes. Okay, saan sa Biblia? Wala. So meron na ngayon sa Matthew 18:18. So kung tingnan natin, meron bang GCash doon? Wala po, basahin natin. No, Matthew 18:18. Tingnan ho natin. Ha? Mali talaga mag-unawa itong si Bro Jendo. Okay, Matthew 18:18. Mga kapatid, sundan po ninyo ako. Ganito pong sinasabi po dito. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay ay inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kalagan sa langit. So dito po mga kaibigan at kapatid, yung papansin ninyo, aral ang tinutukoy. Hindi kalakal. Aral. Ibig sabihin doon, kung sino man yung pangaralan, mauopen po kung saan sila nakaano, natalian sila, no, mga maging believer sila, kung mula sila sa maling pananampalatay, ma-open ang kanilang mind. Hindi po doon ang tinutukoy na maghanap po ng pera. Ayan. So ito, babasahin po natin, mga kapatid. No? Ang prinsipyo po ni Kristo, doon sa Matthew chapter 10 verse 8, walang mga reputation. No? Kanina walang reputation. Sa kontrahan po ni Alvin, wala doon. Kasi talagang mali siya doon. Kontrahan yung aral ni Alvin Gitamundok at Melchor Manalili. Kaya nga sinaway kayo dyan sa punto por punto ni Alvin Gitamundok. May video din ako niyan. No? Dito sa Josue chapter 5:13 to 15. Si Miguel daw yan. At sabi naman ni Melchor, si Kristo daw yan. O sa mga kapatid, sabihin mo naman mamaya. No? Parang similar. Similar lang. Hindi siya kontra. O, kita mo na ngayon. Wala kang may napamalian sa tindig ko. Dito sa Matthew chapter 10 verse 10, magpagaling, sabi ni Kristo, magpagaling kayo, magturo kayo, no? Ibigay niyo ng walang bayad dahil tinanggap niyo na walang bayad. 'Yun yung tamang katuruan, mga kapatid, hindi yung ikalakalin niyo. Sabi nga po dito ni Pablo, hindi kami tulad ng iba diyan na kinakalakal ang salita ng Diyos ng dahil sa pera. Ayan. No? So makatuwid, pag involve ang pera niyan, kinakalakal niyo talaga ang salita ng Diyos, lalong-lalo na evangelization diyan. Ibig sabihin ng evangelization po, mga kapatid, no? Yung pagre-reach out po ng mga unbeliever na sila po yung makakilala kay Kristo. Hindi sila mananampalataya. Kaya sabi po sa ikatlong Juan 1:7, ganito po. No? Ikatlong Juan 1:7. Ganito po ang kanyang sinasabi. Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hintil. No? Sila ay nagsiyaon po, mga kapatid, nangaral, wala pong kinuha kahit anuman sa mga hindi mananampalataya. Kung titingnan po natin si isang salin po dito, sapagkat pumunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral tungkol sa Panginoon nang hindi kumikilala sa Diyos, kaya dapat lang tulungan natin sila. Ayan. Wala silang may kinuha, no, sa hindi sila tumatanggap sa hindi mananampalataya. Kaya yung tutulong po sa kanila dito ay mga mananampalataya, mga kapatid, hindi po unbeliever. Therefore, no, sa kanila, evangelization at hindi po prinsipyo ni Kristo, at inamin po ni Brother Jando yan. At wala po, tandaan po natin, mga kapatid, wala pong may na-refute sa ating tinding. Dito nga, Brother, pwede ba ma-play yung video kanina, Brother Rush, sa screen? Please lang. Ayan. Bra, pwede ba? Mapi-play ko, bro, pero wala siyang audio, bro, ba? Wala siyang audio. Mapi-play ko siya pero hindi ko alam. Tumutunog sa akin siguro yan, pero dito sa loob, hindi siya nadidinig ba? Sige. Sige lang. So, anong gusto mo? Ayan, ipakita mo nga lang sa screen para naman di magduda si Brother Jando, kasi wala na ako may pinakita kanina. So, pero may pinasa ako sa iyo, Brother Rasha, no, para po katunayan, may pinasa ako sa iyong mga references na hindi may pakita sa screen. Therefore, wala akong tinatago na walang referensya. May referensya ako. Ayan. Sige, try mo lang nga, bro. Baka nga. Sige, bro. Ipi-play ko. Saan na ba yun? Itong... Ito ba? Parang hindi naman makita yung screen mo. Ito, bro. Ayan, hindi mo nakikita, te. Wait lang, ha. Ito, bro. Itong kay Father Gitgano, Mateo 16:18. Ito ba?
Yan. Ayun ta, kung papansinin niyo po diyan mga kapatid. Mapi-play ko to, bro, pero hindi siya nadidinig sa dito sa Zoom, pero sa live ko madidinig siya. Anong gusto mo gawin? Lang, bro. Yeah, sa live mo, i-play lang, bro. At least i-play sa, ko sa lang. Live mo may makuha naman ako diyan. Oh. Okay, so i-play ko lang. So continue yung oras ko. So ayun po. Apa. So ayun po mga kapatid. Uy, time na pala, bro. Nako ba naman, oo. Gumagana habang ano? Naghahanapan tayo ng referensya. O ayan, o. Oh. Sige, kayo na lang magpanood yan mga kapatid, no? Dahil tapos na yung oras. Time na, bro. Sige. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. At dako tayo sa another 10 minutes na pagtatanong ni Brother Jando. At pwede nang itanong dito kahit na ano, basta pasok sa pinag-uusapan. Bro Jando, your time start now, bro. Okay, unang katanungan ko kay Brother Dino. Sabi niya, inom daw ako ng inom ng tubig. Tubig ba iniinom ko, Brother Dino? Yes or no? Pwede, may tubig po ang iniinom, tandaan mo, yes. Lahat ng iniinom, tandaan mo, lahat ng may iniinom, may tubig. Kahit ihi pong inumin mo, may tubig pa rin yan. Water pa rin, hindi na pwede maging uling yan. Tubig yan. Kahit kape yan, may tubig yan, Brother Jando. Tandaan mo yan. Hindi ka maaaring uminom. Next question, bro. Okay. Next question. Bakit ko tututulan yung tindig mo e nasa negative stand pa ako? Sagot? Okay, ito nga po, no? Tandaan ho natin, ibig sabihin ng affirmative, ang negative doon ay magpamali at magtututol, tandaan ho natin, ng tindig ng affirmative. Ano bang negative? Kontra. So ibig sabihin, dapat kalabanin mo yun. Ang ginawa mo, wala kang may naitayo. Wala next question, bro. Pamalian. Oh. Kinatanggap mo ba ng ebidensya kung ito sa negative stand ko ay kakontra sa sinasabi mo? Ay, hindi. Bakit? Unang-una, hindi po kukontra sa stand ko. Bakit, Brother Jando? Unang-una, sabihin natin na tama yan. Ngunit nga po ang pahayag naman ni John Ray, kontra dyan. Kaya ang paksa, ang aral ng Katoliko ay kontra-kontrahan. O sa makatid, lalong pinatibay mo yung aral next question, bro. Na mali yung doktrina niya. Next question. Tinatanggap mo ba sa referensyang ito, sinasabi na ang contraries are not contradictories? Yes or no? Ano? Kasi ang contraries po, no? Kasi yan, paghulugan ng Katoliko, sapagat mali nga po ang inyong unawa, sa dictionary po, lalo na, para po sa lahat ito, no, standard po ito, ang contrary po ay sumasalungat. Kaya nga po, salungat ang paliwanag ninyo at kontra-kontrahan kayo ni John Ray, kaya nagkakauntugan yung argumento niyong dalawa. Next question. At dahil sabi mo na no, ano ba ang nakasulat dito? Ang nakasulat po dyan, piki ang nakasulat, sabi niya dyan, it is quite true, Catholicism is a union of contraries, but contraries are not contradictories. So sa inyo yan, sabi nyo, not contradictories. Pero po sa paliwanag po ni John Ray, contradiction. At sabi next question po ng dictionary, next question, sumasalungat. Nung sabihin mong peke ang nakasulat dito, ikaw ba'y nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo? Nagsasabi ako ng totoo. Bakit po peke? Dahil hindi po nasunod yan ni John Ray. Sabi nga ni John Ray, si Maria ay nilinis at yan, at sinabi niya ay hindi daw nilinis at yan si Maria. Hindi nga contradiction, kaya hindi niya nasunod, kaya peke yan. Next question. Nasaan dyan ang salitang peke? Asaan ang salitang peke? Nasa bibig po ni John Ray, sapagkat salungatan po ang kanyang sinasabi. Time stop. Time stop muna, bro. Time stop muna. Ano yung objection na may nadinig ako? Bro, ang rules natin, moderator, kung ano yung tanong, yun ang sagutin. Okay. So, pakiulit nga yung tanong mo, bro. Saan dyan ang letrang peke? Okay. Anong dyan, bro? Anong... Yan sa referensya ko, bro. Sabi niya kasi peke okay daw yan. Okay, peke daw nakasulat dito. Sige, nakasulat okay. Daw peke. So, saan itong letrang peke? Okay. So, bro Dino, saan daw dyan yung nakapaskill sa kanyang screen? Ngayon, meron ka ba daw, meron ka counter-objection, bro? Or ready ka nang sumagot? Ready ako sumakalina pa naman. Ready sige, ako sumagot. Ayaw kong mag-object eh. Ito sabi kasi dito, moderator. 20 seconds, peke, bro. Ito yung peke, contradictory.
contradictories are not contradictories. So yan po yung pike. Sinabi niya contraries lamang daw, are not contradictories. So sa makatawid, wala po yan sa standard. Paliwanan niya. Kaya pike, hindi sinunod yan, no? Ni John Ray. Sapagkat sabi ni John Ray doon kanina, nilinis daw, tapos hindi naman nilinis. Kaya po ang batayan na yan. Next question na, bro. So inamin mong, yung sinabi mo kayo na ang nakasulat dito ay peke, yun ay kasinungalingan lang. Ano? Nagsasabi ako ng totoo. Bakit po? Ano pang totoong sinasabi ko? Sabi na contraries are not contradiction, not contradictory. So makapeke po yan. Bakit po? Sa dictionary, kung titingnan ho natin, ang contradicto, ang contraries po, yan po ay suma sa lungat, Brother Jando, kung nagbabasa ka. Yun lang nakakalungkot. Hindi ka nagbabasa. Next question, bro. Naghuhula ka. Bakit ka nagre-reklamo kung hanapan kita ng aklat katoliko ay aral namin na tinitira mo? Unang-una po, pag-aral po ay manggagaling po sa katoliko. Therefore, si John Ray, siya po ay katoliko at hindi ako nagre-reklamo ng aklat na ginagamit nyo. Kaya never mo narinig na nag-object ako. Kaya hindi ka lang talaga makapunto sapagkat wala ka may natutulan sa tindig ko. Next question. Si John Ray ba ay official na aklat ng katoliko? John Ray, hindi siya official, pero yung pinapangaral niya, official, sapagkat po ang aral pong natutunan ni John Ray ay galing sa Katoliko, tandaan mo. Hindi siya official, ang official yung pinapangaral niya. Sa makatuwid, dahil hindi official, maaari siyang magsinungaling at peke yan. Tulad ng sinabi mo, pareho kayo ng unawang peke na hindi official. Kung next yung, question. Kung next niya. Question. Ba't ka magre-reklamo kung panay objection ako if kasama yan sa rules? Yun nga, ma-identify po ng tao yung panay objection kasi po natakot sumagot at magkukontra-kontrahan ng aral sapagkat ang paksa, kontrahan ng aral ng mga Katoliko at napatunayan ko yan dahil kontra-kontra ka nga ng pagkaunawa at hindi ka talaga makakaunawa. Next question. Ibig sabihin ba ang unawa mo sa objection is takot sumagot? Yes, dahil po yan pong nakikita po namin lalo na panay nang inom ka ng tubig at natatakot ka na halata ang halata talaga dyan sa objection mo dito. Time stop. Okay. Ano yung objection natin? Andiyan na naman yung atake personal. Natatakot daw ako. Okay. So, counter objection dun, bro, Dino? Counter objection, moderator, no? Dahil po, sinabi niya kanyang objection ba, natatakot. Therefore, dahil po, ganyan okay. Ang kanyang ang tanong. Therefore, yun yung sasagutin ko. Alam naman, sasagot ako sa kaya po, kubaw ang tinatanong. Okay. So, papayagan ko muna yan, bro Jando, yung word na takot, no? At tuloy-tuloy tayo, bro Dino. Sige, bro. Sige. Tanong, Brother Jando. Bakit mo tinatanong kung meron GCash ba si Kristo? May GCash na ba sa panahon ni Kristo? Itong aking sagot, no? Sa Kristo ninyo, meron na. Sa Kristo ninyo, ha? No? Dahil nga po sabi mo, sinusunod, no? Sinusunod ninyo yung prinsipyo ni Kristo. At sabi mo sa Matthew 18:18, meron ng GCash. Sa Kristo ninyo meron, sa amin wala. Kaya yung aral nyo ikuntrahan. At next question. Saang aklat katoliko mo binatay na ang Kristo namin ay meron GCash? Ikaw na nagsabi kanina sa aklat ninyo sa Matthew 18:18 na sinabi, lahat ng tatalian sa langit, therefore nag-GCash kayo sa langit na may tinalian. Ikaw yung sumagot, hindi ako na nagkaroon tayo ng GCash tapos akong hanapan mo. Sa basurang kinalat mo, ako yung hahanapan mo. Mali yan, Brother Jando. Assuming ka lang. Next question. Aral mo yan eh. Next sinabi question. Sinabi ko ba na sa panahon ni Kristo, meron na siyang GCash? Ay, sinabi mo, bakit po? Unang-una sinabi mo sa Matthew 18:18 sa makatuwid, yung senaryo na yan, hindi ba panahon ni Kristo yan? Ikaw na mismo yung sumagot dyan sa Matthew 18:18. Mayroong GCash dyan sa Bible, Matthew 18:18, di quote-quote ka pa, wala naman pala dyan. So kaya sagot ko, yung Kristo ninyo may GCash sapagkat ang Kristo namin ay walang GCash. Kaya kayo po ay nangangalakal ng salita ng Diyos. Next question. Ipinagbabawal ba ni Kristo ang paggamit ng GCash? Pinagbabawal. Bakit po pinagbabawal? Dahil yan po ay pagdi-disobey sa Panginoon, yung mga malabagin, sapagkat kung ano lamang ang itinuro po ng ating Panginoon, yan yung ating susundin. Kayo, sumusubra kayo sa katuruan ng Biblia, kita mo, nilagyan mo ng GCash ang Matthew 18:18 na wala naman palang nakalagay dyan. O therefore, kawawa ang kawawa ka talaga dyan. Brother next dyan question. Wala sa Biblia, pag-iaral ng Diyos. Next question na, bro Dino. Saan mo nabasa sa Biblia na ipinagbawal ni Kristo ang GCash? Dito mababasa din natin, no? Dito sa 2 Corinthians chapter 2 verse 17, ang sabi po ni Kristo, ibinigay sa inyo ng walang bayad.
ipamahagi inyo ng walang bayan. O dyan pa lang po, pasok po yung GCash, no? Kayo po'y tumanggap ng aral, huwag ninyong pabayaran yung tao dyan sa GCash. Next question. Next question. Ipinimigay sa inyo na walang bayad, GCash ba yon? Yes or no? Sagot? Medyo blurred, moderator. Pakiclear nga po. Time stop bro, muna, time stop muna. Pakiclear bro, dyan to. Okay, pakiulit na lang bro. Naka-time naman. 2 minutes and 2 seconds bro kasi naglalag daw kay Dino. Okay. Ang sabi niya kasi, tinanggap niyong walang bayad, ipamigay niyong walang bayad. Yung tinanggap ba nilang walang bayad, GCash ba yon? Yes or no? Yes or no, bro Dino. Yung ibinigay ng walang bayad, gospel po yan. Kaya nga po, gospel at prinsipyo, turo nga sinasabi ko sa'yo, walang GCash na sinabi mo may GCash yung turo ni Kristo at prinsipyo. Kaya kontrahan na naman ngayon aral mo, Brother Jando, sa panahon ni Kristo, hindi, walang bayad, walang GCash. Kayo, nag-GCash kayo for evangelization. Kaya yan po ay pangangalaka lamang sa salita po ng Diyos. Kaya mali na next naman question, yung aral bro. Kumuntra ka, kaya napatunayan next po question na, bro. Na naman ulit nga. Next question na, bro. Okay. So tinatanggap mo na ngayon na wala palang mabasa sa Biblia na ipinababawal ang paggamit ng GCash. Yes or no? Ano? Sabi ng Biblia, bawal. Bawal. Huwag ka nga kung anong ipinangaral po ni Kristo. Yan lamang yung sundin. Dahil sabi mo, no, may GCash si Kristo yan. Sapagkat walang GCash, nagkontrahan talagang paliwanang mo bro dyan to. Sa Biblia, tandaan po natin mga kaibigan at kapatid, no? Kung ano, paano mo tinanggap yun din po ang ibahagi. Next question. Walang next question. Si ginamit mo naman yung 3 Juan 1:7. Tanong, humihingi ba kami sa mga hindi sumasampalataya ng GCash? Yes. Unang-una po yan po ay evangelization. Ano bang evangelization? To reach out people, no? I-reach out po yung hindi mananampalataya. Tandaan mo, doon po, no? Okay magtulong yung mananampalataya dahil ituloy mo lang sa 8. Pero yung hindi mananampalataya, hindi po dapat hingian. Ikaw, evangelization. Next question. Next question. Sinong unbeliever ang may pakita mo na hiningan namin ng GCash? Sagot? Ito, no? Lahat pong unbeliever na nanonood po sa inyo, isa na po kami, kasama sapagkat kami din ay nanonood, iba din po ay SDA. Pahiwatig po yan na kayo'y humihingi sapagkat sila'y nanonood. May GCash na kapos sa'yo, nasa screen kanina at hinding-hindi mo yan matutulang. Next question. Kailan kami humingi sa inyo ng GCash? Palagay nga sa screen, Brother Rasha. Time na. 10 minutes time na, bro. Sige. Okay. So, dyan natatapos ang second cross ng ating negative. At dako tayo sa ating rebuttal din ang negative, no? By the way, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang katuruan o ang aral ng mga Katoliko ay kontrahan. Ayan. So affirmative natin si Brother Dino Diaz ng Baptist, negative naman si Jando ng Catholic na bibigyan ko ng 10 minuto. At Bro Jando, your time start now, bro. Okay, ito na ang panahon sa aking rebuttal. Ito ni rebuttal ko, no? Unang-una, yung sinabi ni Junre na nilinis si Maria sa sinapupunan ng kanyang ina, ang ibig sabihin ni Junre doon, yung preventive way of salvation. Preventive. Ano ibig sabihin ng preventiva redemption? Ano ibig sabihin sa amin yan? Pinigilan siya, umawa ang paraan ng Diyos upang siya'y hindi magkasala. Yun ang preventive. Bago siya magkasala, hinarangan na para hindi magkasala. Yun ang paglilinis na tinanggap ni Maria nung siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina. Ano naman yung sinabi naman ni John Ray na hindi ko sinabi yan? Kasi ang tanong kasi ni Ray and Fuentes patungkol sa restorative salvation, restorative redemption. Ano yung restorative redemption? Narumihan na tapos nilinis. Yun ang ibig sabihin ng restorative redemption. Yun ang ibig sabihin ni Brother John Ray, hindi ko kailanman sinabi yan na nilinis siya ng restorative. Yun, bakit? Bakit ko na ano yun? Kasi na sa kinabukasan, nagkanda kami ng Street to the Point dahil gumawa ng video itong si James Orenciada patungkol doon. Eh, kinontra naman namin dahil meron din pala siyang video na kakontra din. Sabi niya kasi,
two opposite statement cannot both be true. Eh meron din pala, meron din kaming nakuhang video ni Orinsyada na nagkakontra. Sino ba ang founder ng Katoliko? Yung isa Santo Papa, isa naman si Constantino. Ano ba talaga doon ang totoo? kung si John Ray pinagbibitangan nila ng ganun, edi lalo na si Orinsyada. Oh, nag-counter kami noon at pinaliwanag ni Brother John Ray, dahil para sa Baptist, ang paglilinis ay restorative salvation, restorative redemption ang para sa Baptist noon. Wala silang kinikilalang preventive redemption. Kaya yung tanong ni Ray Anfentis is referring to the restorative redemption and not to the preventive redemption na tinutukoy ni John Ray kung saan nilinis si Maria. Kami ang Katoliko, kami ang makakapagpaliwanag at hindi ang Baptist. Yan. Pangalawa, minimize the volume. Pangalawa. Ginamit naman niya yung video debate, yung debate ni Melchor Manalele at saka ni Alvin Gitamundok. Unang-una, kung saan man binatay ni Alvin at saka ni Melchor yung kanilang mga sagot, sila nakakaalam nun. Ang kay Melchor Manalele, o saan niya kinuha yon? Ang alam ko lang, ang official na turo ng simbahan, ang Prince of the Heavenly Host, na yan ay nasa St. Michael the Archangel prayer, but is referring to St. Michael the Archangel, yung ano, Prince of the Heavenly Host. Kung tingnan mo yung sa search mo sa internet, prayer to St. Michael the Archangel, merong ganon, nakalagay doon. Ang Prince of the Heavenly Host is Saint Michael the Archangel. Kung saan kinuha ni Melchor yung sagot niya, ewan ko na lang. Ngayon, magkakontra ba yon? Magkakontra yon kung may maipakita si Dino Diaz na merong opisyal na turo ang simbahang Katoliko na yung Prince of the Heavenly Host is si Jesus Christ. Kung meron siyang maipakita. Walang ganito ba? Sinasabi dito sa aklat na ito na Katoliko na ang Prince of the Heavenly Host ay si Jesus Christ. At sinasabi naman, at ito ang ginamit ni Melchor Manalele. Ito naman sinabi ni Alvin Gitamunog doon naman sa aklat na ito na Katoliko na ang Prince of the Heavenly Host si Michael the Archangel. Magkakontra mga, yun ibig sabihin nun. Pero kung nakimarites ka lang, hindi ka naman nakabati sa official na turo, ako, dapat i-double check mo muna bago mo i-confirm. Hindi yung makikimarites ka lang. Ano ko? Naganda ba naman ako? Tapos, wala yung sa pinagandaan ko yung ano, yung kanyang nilabas. Ano pa? Ito naman tayo kay Father Darwin tsaka kay Brother Wendell Talibong. Yung sinasabi ni Brother Wendell Talibong na Matthew 16:18 nalagyan ng pangalan. At saka yung sinasabi ni Padre Darwin na hindi nilagyan ng pangalan, magkakontra ba yon? Hindi magkakontra yon. Dahil mayroong dalawang uri ang pag-translate sa Biblia. Mayroong formal correspondence at mayroong dynamic equivalence. Ano yung dynamic equivalence? Yun ang paraphrasing. Yun ang paraphrasing. Using word did not used by the author pero nag-refer sa buot ipasabot sa author. For example na lang nato, no? Sa John chapter 1 verse 1 sa King James Version, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Pero sa The Living Bible sa John 1:1, before anything else existed, there was Christ. Oh, magkakontra ba 'yon? Word Christ? No. Hindi magkakontra 'yon. Ayun kay Brother Wendell, meron siyang nabasa. It is referring to the Roman Catholic Iglesia, Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kakontra ba yun sa sinasabi ni Father Darwin? No. Bakit? Ang sinabi ni Father Darwin, walang nakalagay dyan na pangalan, ginamit niya yung formal correspondence ng Biblia. Formal correspondence type of translation ng Biblia. Yun ang sinabi niya. Ngayon kay Father Wendell naman, yung dynamic equivalence o ginamitan ng paraphrasing para makilala kung ano yung iglesyang tinayo ni Kristo. Hindi magkakontra yun dahil kahit sa history mo tingnan, sa lahat ng Christian church ngayon na tumutugma sa first century Christian, sino tutugma? Katoliko lang naman eh. Bukod tangi Romano, Katoliko lang naman tinayo nung first century. Tingnan sa Wikipedia, kailan tinayo ang Catholic Church. First century, Holy Land, Jerusalem. Oh, talaga? Oh. First century, tugman mo sa Katoliko. Hindi magkakontra yung dalawang yon. Pinuputo lang at kinukontra ang sentido.
doon na nagiging mukhang magkakontra, pero hindi yun magkakontra. Para bang ganito, contraries are not contradictories. Mali doon naawa ko. Hindi mo sa Biblia, si Judas namatay, nagbigti, hanged himself, talagang nagbigti. Doon naman sa isang talata naman, si Judas tumalon, nawasak ang tiyan. O alin ba, contrary yun o hindi? Siyempre, contrary yun. Tanong, contradictory ba? Hindi. Sa kanya kasi pag contrary, automatic contradictory. Mali yun. O eto pa. Ayon doon sa Matthew 1:16, ang ama ni Jose na asawa ni Maria, si Jacob. Sabi naman ni Lucas, si Eli. O, si Jacob ba si Eli? Isang tao ba yan? Hindi. Ayun, magkakontra ba? Hindi. Pero mukhang magkakontra. Dahil si Eli ay hindi si Jacob at si Jacob ay hindi si Eli. Sino ba talaga ito ni naaman ni Jose? Ang tawag dyan, contrary. Magkakontra ba? Hindi. But not contradictory. Yan ang pinagkaiba kapag si Dino ang magsaliksik sa kapag tayo ang tinanong. Pangatlo, sa maling prinsipyo for evangelization charitable works, Matthew 10:8. Ano sinasabi Matthew 10:8? Tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad. Di naman kami nagpapabayad sa ano namin ah, sa pangangaral. Gabi-gabi kami ito nangangaral. Oh, gabi kami nangangaral dito sa punto per punto. Humingi ba kami ng bayad? Hindi. Alam ng aming mga supporter kung para saan ang aming GCash. Marami kami mga scholars na pinapaaral dahil hindi kaya pag-aralin ang kanilang mga magulang. Kung kaya man, siguro, mahirap. Pampagaan na lang sa budget ng mga magulang. Oh, mayroon pang gasto, siguro, pero pampagaan na lang sa mga magulang. Oh, yung mga anak namin dito, pinapaaral namin to. Oh, ano pa? May mga college, may mga high school, may mga yung ginawa naming sports and evangelization. Oh, ang daming mga pinakain noon. Tiyak ako, lahat ng pumunta doon, gutom. O ano ba sabi ni Kristo? Pakainin niyo ang nagugutom. O pakainin niyo. Alam niyo nangyari sa mga apostol, nagreklamo sila, Panginoon, hindi naman kami naprito para magpakain ng anong ginawa ni Kristo, humingi ng tinapay tsaka ng isda. Bilisingan niya, dumami, pinakain niya yung 5,000. Oh, pinakain niya. Si Kristo may kapangyarihan magmilagro. Wala naman kami kapangyarihan magmilagro. Kaya kami dumiskarte. At ang aming diskarte para makapagpakain ng nagugutom through GCash. Alam mo yan, nakukuha sa GCash, ni piso, walang napunta sa akin yan. Ha? Walang napunta sa amin yan. Yan ay napunta sa charitable, kaya nga for charitable works eh. For charitable works. Malino na may nakalagay naman dyan, na for charitable works. Oh, so ang dami pa niyang sabi niya, but di ko daw ni-refute. Eh, paano ni-refute? Nasa negative stand ako. Bawal mag-refute during negative stand. Titindig lang ako ng kakontra sa tindig mo, pero hindi ko patungkontrahin. O yun. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative at para hindi mawala yung ating init, no? At tuloy-tuloy tayo sa 10 minutes na pagtatanong. Second cross ito ng affirmative, bro Dino Diaz ng Baptist. Your time start now, bro. Okay. Tanong. So ito ang aking tanong, Brother Jando. Yun bang evangelization na ginagawa ninyo, for believer ba yan or for unbeliever? For believer and unbeliever. Okay. Sa makatuwid ang evangelization ninyo, sa makatuwid ang evangelization ninyo ay for believer and unbeliever. Sa makatuwid yung cash ninyo, dahil evangelization charitable works, for believer yan and unbeliever, yes or no? Yung aming charitable works is for believer and unbeliever. Time stop. Okay. Anong objection natin, Bro Dino? Categorical moderator, yes or no? Hindi siya sumagot ng categorical, nagpaliwanag. Objection okay. Moderator. Counter objection doon sa yes or no, Bro Jando. Hindi ba, bro? Meron tayong na para hindi na mag-object, sagutin na lang ng 10 seconds? Yes, meron tayo. So,
Yun yung kukunin mo, Bro Jando, 10 seconds. So, Bro Jando, i-on ko yung time mo, Bro, para sumagot ng 10 seconds, Bro. Pasok, Bro. Yung aming charitable works is for believers and unbelievers. Then meron naman mga unbelievers na gutom. Siyempre, pakainin din namin yon. Oh, next question. Next question. Yan na yung sagot niya. Okay. Nawawala ka, Bro, ha? Okay, dahil sabi nyo, ang nakapost dyan, sabi ko na GCash niyo ay for charitable, ang sinasabi mo kanina, sa makatuwid, no? Yung GCash niyo ay evangelization para po sa believer and unbeliever. Sa makatuwid, included doon ang unbeliever at ang sabi ni Kristo, no? Ang sabi ni Kristo, hindi kami kumukuha mula sa unbeliever. Tama ba si Kristo? Na ang pangangaral nila at sa mga unbeliever ay hindi sila tumatanggap. Tama ba yon o mali? Tama yun, Bro. Hindi naman kami humingi sa unbeliever. Ang bumibigay sa aming GCash, yung aming puto-pulpunto supporter, yung charita, kaya nga for charitable works. Yung charitable works, believer and unbeliever. Wala mo kung sinabi na yung unbeliever hinihingan namin. Wala kung sinabing ganun. Ikaw talaga, nag-interpret ka na hindi ko sinabi. Okay. Dahil po, sabi mo pa lamang sa supporter, yung sa screen ninyo, yun ba ay included ba sa believer or unbeliever? Oh, next. Yung evangelization for believer and unbeliever. Yung charitable works na kung saan napupunta yung GCash, believer and unbeliever. Pero yung paghingi namin ng GCash sa punto por punto supporter yon at lahat yon believer. Next question. Okay, so ang tanong ko sa iyo, mayroon bang nakalagay doon na ang GCash ni Father Darwin at number ni Darwin, may nakalagay ba doon for believer only? May nakalagay ba doon sa screen na pinakita ako? Wala. Supporters ang, yes bro, supporters ang nakalagay doon to support, oh, for evangelization support. Supporter yun, hinihinga namin doon. Meron kaming grupo na tinatawag na Time stop. Supporter. Sa malinaw ang tanong ko, hindi supporter. Okay, anong ko, objection mo, bro? May nakalagay ba doon na po? Sabi niya kasi kanina, para daw sa believers yun, hindi daw sa unbelievers. So, ang tanong ko sa kanya, may nakalagay ba doon, Brother Jando? Malinaw, ha? May nakalagay ba doon? Yes, bro. Wait lang, bro. Patapusin ko muna si Dino. Tapos may counter-objection ka naman. So, bro, Dino, tuloy mo yan, bro. Malinaw ng aking tanong. Nakikinig ang audience live tayo. Ang tanong ko sa kanya, may nakalagay ba doon na for believers only? Kasi sinabi mo para lang sa believers, may nakalagay ba doon na for believers only? Meron o wala? Meron or wala yung pagpipilian ni Bro Jando. Bro Jando, pipili ka, bro, or magka-counter-object ka muna? Counter-objection ako una, bro. Sige, bro. Wala akong sinabi na hindi kasama doon ng unbeliever. Okay. Wala akong sinabi hindi kasama doon sa evangelization at saka sa tinutulungan charitable ang unbeliever. Wala akong sinabing ganun. Sinabi ko, moderator, ang hindi namin hinihingan yung unbeliever. Wala kami kailanman humingi na saan mga unbeliever. Okay. So ganito, bro, doon lang muna ako sa categorical, bro, ha, na meron or wala. Ngayon, bibigyan kita ng, ibabalik ko pa din sa iyo, Bro Jando, kasi ikaw sasagot nito, kung mamimili ka doon, bro, or magpapaliwanag ka ng 10 segundo. Meron or wala, or pipili, mag-explain ka, bro. Explain, bro. Sige, bro, 10 seconds, bro, tuloy tayo. Yung aming paghingi, yon ay sa mga punto-por-punto supporter. Meron kaming list of official members ng punto-por-punto supporter at walang ni isa man. Next question na. Proceed, Bro Dino. Okay. So yun bang dala, proceed na ako, yun bang dalang aral ng Katoliko? Aral ba ng Katoliko yon? O aral ng demonyo yon? Yun ay aral ng Katoliko na may pahintulot ni Kristo na anumang ipahintulot nyo sa lupa ay may pahintulot sa langit. Next question. Okay, next question. Ayon sa Josue chapter 5 verse 13 and 15, no, sino yung tinutukoy dyan? Si Miguel o si Jesus? But ito, hindi ko narinig kasi naputo, napigtas yung ano ko. Time stop. Okay. Hindi ko narinig. Paki-ulit na lang, Bro Dino. Yung tanong, bro. Okay.
Okay, sabi mo, itong tanong ko. Dito sa Josue chapter 5 verses 13 to 15, sino ang tinutukoy dito? No? Sa ayon sa aral kanina na sinagot mo, sinong tinutukoy dito? Si Jesus o si Miguel? Okay. Ang sagot ko ay doon sa aming official na Saint Michael the Archangel, it is referring to Saint Michael the Archangel. Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo, ano, yon ay si Miguel Archangel at ang dala ng Katoliko ay aral ng Katoliko. Therefore, pinapatunayan mo ba ngayon na mali dito si Melchor sapagkat ang tindig niya dito ay si Jesus? Mali ba at hindi ito aral ng Katoliko sapagkat ang aral ninyo ay si Miguel ito? So, makatid, mali si Melchor dito, yes or no? Yes, bro. Dahil wala naman kaming turo na ang Prince of the Heavenly Host ay si Jesus Christ at wala kang naipakitang official na aklat namin na ang Prince of the Heavenly Host ay si Jesus Christ. Next question. Si Melchor ba ay Katoliko o Baptist? Si Melchor ay Katoliko but hindi lahat ng Katoliko ay bumabatay sa official na turo ng Katoliko. Next question. Next question, bro. Sa palagay mo ba dito ang tindig dito ni Alvin Gitamundog at tindig mo ay si Miguel at ang tindig dito ni Melchor ay si Jesus ito at mali nga ito sabi mo, sa makatuwid ba dito isa lang ang tama sa kanila, tama? Yes or no? Yes bro. At ang tama sa kanila ay yung nakabatay sa official na turo ng simbahan at yung nakalagay sa Saint Michael the Archangel. Yung sagot ni Mitchell, hindi ko alam kung saan niya kinuha yon. Basta hindi galing sa official na turo, hindi yon makaka-apekto sa akin. Next question. Next question. Okay. Sa makatuwid, dahil sabi mo ay mali at ang sa inyo ay tama, sa makatuwid, kumontra ba si Melchor sa aral ng Katoliko? Tama ba yon? Yes or no? No. Hindi siya kumontra. Malamang nagkamali lang siya ng tindig. Next question. Okay. Sa debate ba? Ito ba ay pag sinabing debate ba? Kontrahan ba ito ng tindig o paniwala? Yes or no? Yes, kontrahan siya ng paniniwala at hindi ko alam kung saan kinuha, official na aklat kinuha ni Melchor yung kanyang sagot. Ang alam ko, yung kay Alvin, yun ang tama. Next question. Sabi mo, pag sinabing debate ay kontrahan niya ng paniwala at nagkaroon ng debate si Melchor at si Alvin tungkol po dito. Sa makatuwid, nagkontrahan ba sila dito sapagkat nag-debate sila na sabi mo ay kontrahan? Tama ba ito ang sagot mo o mali? Nagkontrahan sila sa kanilang sariling understanding. Pero ang official na turo ng simbahang Katoliko, hindi kailangan nagkakontrahan. Ang tema mo, ang aral na Katoliko mismo ang nagkakontrahan. Yun ang tema mo. Next question. Sabi mo kanina, pag ang dalang aral ng Katoliko ay aral ng Katoliko at hindi aral po ng demonyo. At si Melchor ay Katoliko na sinasabi mo, at si Alvin ay Katoliko at sila ay may dalang aral at sabi mo ay nagkontrahan po ito dahil ay debate ito. Tama ba ito bro, yung sagot mo 100% ba na tama yun o nagsisinungaling ka ngayon sa harap ng mga tao? Hindi ako nagsisinungaling at wala namang turo ang demonyo. Model, sumagot ako sa kanyang tatlong categorical. Time stop mo na. Hindi sumagot. Okay, objection muna na tayo bro ha, tapos counter objection naman sa kabila. So bro Dino, ano yan bro? Nakatwist naman yung bro, anong objection bro? Ang sabi ko, no? Tama ba yung sagot? Tinitwist niya moderator ang aking tanong, no? Sa sagot niya kasi po malinaw ang aking tanong, tama ba yung paliwanag mo 100%, no? O sinungaling ka? Ang sagot niya hindi nagsisinungaling. So, sinungaling ka. So, tinitwist niya yung aking tanong. Okay. So, ang pagpipilian, ina-analyze ko yung objection mo, bro, no? So, ang pagpipilian lang ni Brother Jando, tama or nagsisinungaling ka. Ngayon, bro Jando, meron kang counter-objection dun, bro, or ibabalik ko na sa'yo? Sumagot ako, bro, na hindi ako nagsisinungaling. Okay. Okay, so ganito, bro Jando, nagiging technical tayo dito, bro. Pero dito muna ako bro, na talagang ang pipiliin mo lang talaga bro, either tama or nagsisinungaling ka. So, or
sasagot ka ng 10 seconds sa pagpapaliwanag. So either doon ka lang talaga pwedeng mamili, bro. Tama or nagsisinungaling ka. So saan ka doon, bro? Or mag 10 seconds ka, bro. Dino. Okay. Bro, sige, bro. Diyan. Tama ang sinasabi ko 100% dahil meron akong batayan sa ebidensya ni Alvin Quitamundok at yon ang Saint Michael the Archangel prayer. Yon ang sagot ko. Next question. Next question. Okay, dahil sabi mo ay tama yung sagot mo, no? Sa makatuwid, tama din ba yung sagot mo kanina na ang dala ng Katoliko ay aral ng Katoliko at hindi yung aral ng demonyo? Tama ba yung sagot mo kanina o nagsisinungaling ka? Tama yung sagot ko kanina dahil wala namang turo ang demonyo na si Jesus Christ, ang Prince of the Heavenly Host. Next question. Oh, sa makatuwid, sabi mo naman ay tama. Pag Katoliko, ang aral ng dala niya ay aral ng Katoliko. Sa makatuwid, ito ng aking tanong, sa makatuwid, tama yung sagot mo na pag Katoliko, dala niyang aral ay aral ng Katoliko. Sa makatuwid, aral ng Katoliko na si Jesus itong sa Josue chapter 5, 13 verse, verses 13 to 15. Kasi sinabi mo kanya, tama ba yung sagot mo na aral ng Katoliko o mali? Hindi official na turo ng Katoliko na ang Prince of the... Time stop mo na. Objection ba yan? Objection na naman. Bro, objection bro, Dino. Ano yan bro? Apo. Kasi moderator din naman sumagot ng categorical. No? Halimbawa, pag sumagot moderator ng 10 seconds, kailangan talaga i-confirm sa moderator na hindi ko sasagutin yan sapagkat palasi yan. So, kung hindi ka talaga magreklamo na ano yan, so talagang sasagot ka doon. Wag mo... So bro, Dino, ano ngayon ulit yung pagpipilian niya bro para ma-clear ko sa kabilang panig? Sinabi niya moderator na pag-aral ng Katoliko, ang dalang aral ng Katoliko ay aral ng Katoliko at hindi yun sa demonyo. At dahil nga po ang paniwala ni Melchor, at si Melchor sabi niya kanina ay Katoliko. So makatuwid ang view ni Melchor dito sa Josue chapter 5 verses 13 to 15 na yan ay si Jesus. Sa makatuwid, tama ba yung tinitindigan ninyo, brother Jando? Tama ba? Mali. Mali. Tama o mali daw, bro Jando. So, pili ka dun, bro, or magka-counter-object ka muna, bro? 10 seconds lang ako, bro. Sige, 10 seconds, bro. Proceed, bro. Okay. Hindi lahat ng Katoliko ay dala ang turo ng Katoliko. Yung iba, based lang sa kanilang private interpretation. Next question. Next question. Yan na yung sagot niya. Okay. Next question. Dahil sabi mo hindi lahat ng Katoliko, sa makatuwid mayroong Katoliko na kumukontra sa tamang aral ng Katoliko. Tama ba yun? Yes or no? Yes, meron. Dahil yung iba kasi nakabatay lang sa kanilang private interpretation. Next question. Sabi mo, no? Sabi mo na ang Katoliko ay mayroong Katoliko na kumukontra, no, sa aral ng Katoliko. Sa makatuwid, tanggap mo na nagkukontrahan ang mga Katoliko sa kanilang aral. Tama ba yun? Yes or no? Dahil sabi mo, based lamang sa kanilang private interpretation. So tama ba yun? Yes or no? No. Pag sinabi mo nagkukontrahan ng aral, dapat binatay sa official teaching. Pag hindi naman batay sa official teaching, walang kontrahan doon. Next question. Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo pag Katoliko ang dala niyang aral ay aral ng Katoliko at aral yun ng demonyo. Si Melchor ba ang dala niya ba? Dahil sabi mo, alin ang tama? Ang dala ba ng Melchor na Katoliko ay aral ng demonyo o dala ng Katoliko ay aral po ng Diyos? Kay Melchor. 10 seconds lang ako, moderator. Sige bro, proceed bro. Ayan. Ang dala ni Melchor na turo is based lang sa kanyang private interpretation. Hindi yung galing sa demonyo dahil wala namang turo ang demonyo na si Kristo ang Prince of the Heavenly Host. Next question. Okay. Tanggap mo ba na ang iba'y magturo ng ibang turo na hindi ayon sa apostol ay ay matakwil? Time. Yeah. Time na bro. Okay. Okay. So diyan natatapos ang ating second stage ng debate, which is yung ating rebuttal at second cross. Dako tayo sa final conclusion. At mauna dito si Brother Jando ng Catholic. 5 minutes bro para sa pagtutol na ang Catholic ay ang aral nito ay ulitin ko nga muna yung topic. Ayan. Ilang minuto?
5 minutes lang bro sa pagiging negative, patutunayan ko na kontrahan ang aral ng mga Katoliko. Bro Jando ng Catholic. 5 minutes bro, your time start now. Okay, so pag sinabing pagkakontra sa aral, dapat yung isa nakabatay sa official teaching, yung isa naman nakabatay sa official teaching. Kapag yung parehong magkaiba ng argumento ay nakabatay sa official teaching, dun mapapatunayan na yan ay magkakontrang aral nga. Pero kung yung isa nakabatay lang sa private interpretation, tapos yung isa naman nakabatay naman sa official teaching, hindi magkakontra yun. Nagkakamali lang yung nasa private interpretation. Pag sinabi yung magkakontra, isabihin, official na turo versus official na turo, ganon. Hindi naman porke Katoliko ang may ang nagsasalita, lahat na sinasabi na niya official teaching na. Aba, maraming Katoliko nagtuturo ngayon na lumapit sa albularyo, walang official teaching na ganon. Maraming Katoliko ngayon na gumagamit ng nagtuturo na gumamit ng anting-anting, walang official na teaching na ganon. O ngayon, magkakontra ba? Hindi magkakontra yon. Kasi yung isa, nakakamali ng unawa. At saka na, ano ako, sabi niya kanina, pag panay objection, takot. Ayun, siya naman ang panay objection. E di takot din. Di bumaliktad sa kanya ang maling katwiran niya ngayon. Napatunayan ba niya na magkakontra? Wala. Doon kay Mama Meryl na nilinis ba sa WOMU? Hindi. Wala siya na ipakita na official teaching versus official teaching. Wala. Ang binate lang niya, yung videong pinutol-putol. Kay Alvin Gitamondok at saka kay Melcher Manalili, may pinagpatayan ba siya doon na official teaching? Wala. Ang magkakontra lang nagbabangayan ng pinagkukontra niya. Dapat double check mo. Sino ba ang nakabatay sa official teaching? Si Melcher ba o si Alvin? Pag nalaman mo na yun, doon malalaman kung talaga bang kung pareho may official teaching. Tapos siya naman, meron ng official teaching, doon na mako-confirm na magkakontra nga. Paano kung yung isa official teaching, tapos yung isa naman is private interpretation, walang kakontra doon. Ang nangyari, yung isa gumagamit ng private interpretation at doon siya nagkakamali. Pangatlo, yung kay Father Darwin tsaka kay Brother Wendell, magkakontra ba yun? Maliban na lang kung may magsasabi na Katoliko na ang Matthew 16:18 na Iglesia Tinayo ay hindi nang tumutukoy sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ay doon ang magkakontra. Official teaching versus official teaching. Sinasabi na isa, Katoliko. Sabi naman ng isa, hindi yan Katoliko. Talaga, hindi yan Katoliko. Pag ganon, o puro official teaching, doon ang makakontra. Pero kung pinakukontra lang dahil sa sinabi, isa may wala, isa meron, ay hindi, marites yun. Ito pa, maling prinsipyo. Saan ang kinontra dito? Humihingi daw kami sa mga unbeliever. No, meron kaming official list of punto por punto supporters, sila yung sumusuporta sa amin para meron kaming ipamigay sa charitable works at lahat ng nasa official list ng punto por punto supporter last ay two minutes. Unbeliever. Walang nakalista sa official list ng punto por punto supporter na unbeliever. Sabi niya, pati daw sila hinihingan daw namin ng GCash. Kailan kami humingi ng GCash sa Baptist? Wala. Yung aming post, siya nag-i-interpret. Hindi pwede yung ganyan. Hindi ikaw ang naglagay, tapos ikaw mag-i-interpret. Diyan ka nagkakamali. Kami ang naglagay, kami ang magsasabi ng ano ba ang reason. For evangelization, yung aming evangelization, for believer and unbeliever. Yung charitable works namin, for believer and unbeliever. Pero yung hinihinga namin ng GCash, exclusive yon sa punto por punto supporter. At walang ni isa man sa punto por punto official list ng punto por punto supporter na unbeliever. Ikaw talaga, mahili ka talaga sa marites, no? So, ang kanyang paksa, magkakontra daw ang aral, wala. Ang ano lang niya, pinagbatayan lang niya, yung mga marites na kuha niya sa mga video, sa mga ganun. Pag sinabi yung aral magkakontra, dapat meron kang batayan. Official teaching versus official teaching. Hindi po kayo sinabi na Katoliko, ayun na yung official na teaching. Hindi ganun. Maraming Katoliko natuturo ng mali. Merong Katoliko nagsasabi na yung mga ribulto daw ay mga Diyos daw natin. Hindi naman yung official teaching natin. Di ba? Maraming mga ganun na mga Katoliko na merong nagsasabi na doon daw sa purgatorio daw, si Maria daw, dadalaw daw doon, tapos anong mga pinagsasabi. Yung mga ganun,
Yun ang mga private interpretation. At ang private interpretation, hindi yan magiging reason para pagsabihin magkakontra ang aral. Magiging magkakontra lang yung aral pag may naipakita si Dino, official teaching na aklat versus official teaching na aklat, halatang magkakontra, doon ka mananalo. Eh kaso wala ka naipakita eh. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative, Brother Jando ng Catholic. At syempre, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang aral ng Katoliko ay kontrahan. Brother Dino ng Baptist, your time start now, bro. Okay, saglit lang. Sige. Okay, bro siya, no? Proceed, bro. Okay, bro siya habang nagsasalita po ako. Habang nasasalita ako, bro, palagay naman ang picture din sa screen, no? Okay. So unang-una po mga kaibigan, no? Doon sabi niya daw objection, takot daw ako. Tandaan po natin, balikan niyo ang video mga kaibigan at kapatid, no? Nag-o-object ako dahil hindi niya sinasagot ang aking mga tanong. Siya po nag-o-object dahil hindi masagot ang tanong ko. Ako, ulitin ko, nag-o-object ako dahil hindi niya masagot-sagot ang aking tanong. Ha? Siya naman po nag-o-object dahil hindi niya masagot ang aking tinatanong sa kanya. O magkaiba pong senaryo, siya po ang takot. Ito po, no? Sabi ko kanina, nadali siya dito. Wala naman sa paksa na papatunayan ko ayon sa official na libro ng Katoliko. Self-interpretation mo lang yan, Brother Jando. Palagay naman sa screen, Brother Russia, no? Okay. Tapos, sabi doon, no? Ay manggagaling, no? Sabi ko kanina, yun bang aral ng Katoliko? Pag sinabi bang Katoliko, ang dala niya ba doon ay aral ng Katoliko o aral ng Diablo? Sabi niya, Katoliko. Is Melchor ba ay Katoliko? Oo. Sa makatuwid, yung aral na dala po ni Melchor ay aral po ng Katoliko, mga kaibigan at kapatid. Ando nadali si ano? Nadali si Jando. No? Mali ang kanyang pagkaunawa regarding po dito. So ngayon, sabi niya pa kanina, mga kapatid, ayan po sa screen, no? Nilagay kanina. Hindi naman yan, bro. Yung picture po, no? Yung dictionary kanina. Ayan. Kung papansinin nyo, kung mapakalaki-lakihan yan, yung contrary po, ang Tagalog tingnan mo yan, ay salungat. No? Salungat. Yung contraries po, salungatan o sumasalungat. So dyan po nagkakamali si Jando na sinasabi niya, hindi daw mababasa. Eh, nabasa na nga. Oh. Sino kaya ngayon yung nagsisinungaling? Ha? At sabi niya po dito, sa makatuwid, yun bang aral na dala ni Melchor? Balikan yung video ha. Yun bang aral na dala ni Melchor? Mali ba yon? Yes or no? Yes, mali yon. Aral ha? Yun bang aral, no? Natindig doon ni Alvin Gitamundo? Tama ba yon? Tama yon. Ide kung aral ang batayan ay mali yung aral ng isa, tama yung aral ng isa, at ang may dala ng aral ng Katoliko ay aral ng Katoliko, ide nga nagkukontrahan mga kapatid, napatunayan ba natin? Napatunayan, Brother Jando. Diyan ka po nabutata sa argumento mo na yan. Kaya po, may mga follow-up question po ako. Yes or no? Hindi sumasagot ng papaliwanag. Nag-o-object ako. Bakit po? Kasi, pag categorical, sumagot ka talaga. Kahit po ang mga viewers, oh, SDA, hindi namin bakit yung mga Katoliko, yun lang naman ang kumakampisa sa akin, mga SDA dyan, oh. Butong-buto sa akin, mga MCJ, ang sabi niya, talo ko sa debate, oh, butata ka. Nag-congrats na sa akin dyan sa debaters ng Binsyon, oh. Nakita sa screen. So, makatuwid po, no? Mga kaibigan at kapatid, no? Yung aral talaga ni Jando, hindi talaga mapapatunayan. No? Kontrahan talaga, wala po siyang may na-refuse sa tindig ko unang-una sa aral po, no, ni Melchor. Doon daling-dali. Una sa GCAS, daling-dali din, hindi niya po natutulan mga kapatid. Balikan po ninyo ang video, panoorin niyo nang paulit-ulit. Hindi po paksa namin yung papatunayan ko ng aral ng Katoliko official sa libro. Walang ganon. Ang paksa papatunayan ko ng aral ng Katoliko ay kung ang mga aral ng Katoliko ay kontrahan. Bakit? Ikaw na mismo nagsabi pag Katoliko, ang dala nilang aral ay aral ng Katoliko at hindi aral ng demonyo. Sa makatuwid, aral talaga ng Katoliko ang nagkukontrahan, Brother Jando. No? At napatunayan, wala kang alam po, no, sa mga termino ang ginagamit mo. Ako, nilagay na sa screen, ayan sa screen, oh, malinaw, contrary, salungat, isa sa definition yan, salungat. Oh, kita mo na ngayon, ano bang salungat? Opposite. Yung opposite, ano ba yan? Kontra. Oh, sabi, ginamit niya pang Bible na contrary. Contrary, contrary. Walang ganon doon.
self-interpretation mo lang yan. Kasi nga pong aral ninyo, hindi naman talaga aral ng Diyos sa Biblia. Bakit po mga kapatid, hindi ko nailabas yung mga batayan kong mga nobinaryo? Kasi mga kaibigan, kung baga sa boxing, kabila ko lang kamay ang ginamit at lumaban kay Jando. No? Dahil sabi niya daw, kailangan ang gamitin kong referensya, mga kapatid, yung maunawaan niya lamang daw at English lamang at Tagalog, nilimitahan ako. No? So ngayon, kahit kabilang kamay kong lumalaban, napupuntusan pa rin natin at siya po ay hindi po nakapuntos sa atin. No? O ulitin ko, ang punto por punto, wala na namang puntos. Kaya po, mga kaibigan at kapatid, no? Actually, mga kaibigan naman kami nito, no? At ito, mga kaibigan at kapatid, tandaan po ninyo, ang dala nating aral, pag OBFD po ang tatayo ho dito, hindi po ito matutulan. No? At dito po, mga kaibigan, no? Pumasok po kami dito sa platform na ito dahil po kami, talakayan talaga kami sa platform po ni Russia. Bahay talakayan kami. Ngunit sabi ni Jando, Time, bro. Papasok sa kanilang platform. Palabasin po kami ay gusto magpasikat. Time na bro. Time na bro. Okay. So, dyan natatapos ang debate between Baptist and Catholic, no, sa topic na patutunayan ko na ang aral ng patutunayan ko, kontrahan ang aral ng mga Katoliko. Affirmative dito si Baptist Church o si Dino Diaz, at negative naman si Jando ng Catholic. At bago natin i-end yung ating live, gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat. At sana wala ng rebuttal ha, 1 minute lang ito. Pasasalamat lang, puro ano lang advertisement kung saan kayo pwedeng puntahan or itanong. Unahin na natin yung ating bro Dino ng Baptist, bro. Pasalamat lang, bro. Ayun, maraming salamat, no, sa mga manonood. Unang-una po sa Panginoon, siyempre, no? Ayun, sa mga kaibigan naming ka-OBFD, mga SDE diyan, no, Judaism at iba pa po sa mga Katoliko, even mga Katoliko. Hindi po namin kayo kaaway personal, ha, argumento lamang. Tulad ng aming sinasabi palagi, no, sa debate, ang aral ng bawat denominasyon, araw po ng siksa ay nagkakabanggaan, kaya nagkaroon ng debate, pero po wala pong personalan. Ayan po, no, at abangan po ninyo, mga kaibigan, kung totoo talaga ang sinasabi. Invitation ito, hindi naman ito, ano, bro. Okay, kung totoo talaga na haharap sa akin si Brother Romel Palma, ng face-to-face po, binigyan ko po siya ng pagkakataon, 1 week po na pagpapasyahan niya, second week of March, makikita ho kami sa Haro Plaza. Ihahanda niya po yung papers na ano, yung permit para po maging legal kami doon ang aming pag-uusap. At pag-meet po kami, kape-kape muna at pag-usapan ho namin yung batayan po sa pagdidebate. So ayun, okay. Po mga kaibigan, maraming salamat sa lahat. God bless at magandang gabi. Okay, so syempre bro, dyan doon ang punto por punto. Pasalamat ka, bro. Okay, maraming salamat, no, sa lahat ng mga nanonood. Alam ko naman yung mga nanonood, ano yan eh, edukado yan. Yung mga galit sa akin na sabadista, natural, again sa akin yon, normal yan. At saka sa, dito naman sa amin, sa comments namin ito, ang dami nagko-congratulate din sa akin. Thank you po sa inyong lahat. At huwag nyo kayo magalala, pinitinggawan ng review yung ating video na ito para makita ninyo yung mga angulo na napakaganda. Thank you sa inyo lahat, ano? Thank you. Okay, at gusto ko din pasalamatan lahat ng sumusuporta sa lahat ng platform, lalong-lalo na sa religious na pag-uusap. At syempre yung lahat ng dumalo ngayon, hindi ko siya mabilang kung ilan. Ito, 24 participant dito sa Punto Por Punto. Ayan, maraming salamat sa pag-welcome ninyo sa amin dito. At kung gusto nyong sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin, personal, Russia Vista. At kung sumasang-ayon din kayo sa aking pag-moderate at yung ating mga rules, so pwede kayong mag-debate sa platform namin. Ayan. So maraming salamat, at this is Tasha Vista and I'm out. Okay, nag-out okay na siya. Okay, thank you brother bro Jando. Yes. Thank you, no, sa pag-uusap. God bless din po, no, para sa lahat. Ayan, lalabas na po. Out na ako, bro. Thank you. Okay, God bless din po, Russia. Thank you. Okay, thank you po sa inyo lahat, no. So, Teka, makikichismis muna kami. Oh, sige, bro.
Go ahead, bro. Oh, no. Kasi ako yung init na yung puwet ko sa inyong dalawa eh. Ako ba napunta sa akin? Ano ba yun? Sa akin na napokus. Ang nahani talaga itong Dino na to. Nanggagalaiti eh, si Dino sa'yo. Oh, no. By the way, may segment kami ni Jando sa straight to the point, no. Jando, bigay mo na lang yung ano doon para ma yung mga hindi nakakita noon malaman nila ano yung punto ko doon. Ano yung nangyari nung debate namin ni ano no. By the way, congrats Jando. Tama si Jando. Wala talaga napatunayan si Brodino na nakontrahan ang Katoliko. Ang pinagkukontra niya ang mga debater at ang pahayag ng halimbawa ako. Mga kapatid, no? Walang kontrahan ang turo sa simbahan. Maaring ang speaker o ang mga Katoliko o ang mga debater magkamali ng sinabi, pero does not mean na kontra na ang ating aral. Hindi nagkakontra kailanman ang aral ng Katoliko. Walang kontrahan. Tama si Jando, may mga Katoliko na mali ang unawa. Kaya hindi yun point sa kanya. Tama si Jando, mahilig si Dino magbasa ng ano natin, ng mga talataan tulad ng GCAS dyan sa ano, siya nagbibigay ng unawa. Hindi pwede yung ganun. No? At isa pa, kung kontrahan lang po ang pag-uusapan, kontrahan na talagang hindi yung mga debater, yung talagang aral nila magkakontra. Ang dami-dami yan, si Kabornok, meron, ako, meron. Si Jando, meron. Na, yung sila-sila talaga, iba yung sinabi ng isa, iba yung sinabi ng isa. O yun talaga tunay na magkakontrahan. Tulad ng kalimbawa, sabi ni Dino, ang one save, always save, yung word na one save, always save, mababasa sa Biblia. Mababasa yung word na once, always save, ha? Pero si Rian Puentes, ano sabi? Hindi mabasa word for word. Conclusion lang. Isa yan. No? Isa yan sa talagang kontrahan at kontrahan talaga na ano. Kasi wala naman silang official talaga na aral eh, na mababasa ba o hindi. Basta naniniwala sila sa once, always save. Using conclusion. O yun lang kay Pastor. Pero kay oh bro, ah, meron ding mayroong grupo ng mga Baptist na salungat sa OSAS. O kaya nga, at meron pa silang maganda yung kikabornok na yung isang pastor naniniwala na ang King James Version ay inspired. Yung isa naman ay hindi naniniwala. Value daw ang Baptist na naniniwala na yung King James Version ay inspired. Maganda yung kikabornok. Kay pastor talaga. Nakontrahan sila. At saka yung isang pastor. Diyan na eh, merong Baptist na oneness, meron din Baptist na Trinitarian. Yan na nga eh. Tapos, merong Baptist na naniniwala si Kristo na matay sa Biyernes, meron din Baptist na naniniwala si Kristo na matay sa Merkules. Maganda talaga, kain natin yan, Diyan. Tapos yung kay Rian Quintes, na yung full of grace, hindi daw nature ng Diyos yun, pero basahin mo yung pahayag ng kanilang scholar nila mismo, di ba? Ang tawag ito, ang pagka full of grace, nature ng Diyos yan. Pero kay Rian Puentes, hindi daw yan nature. So dami nila kontrahan talaga. Bisa, yung kay Dino Diaz, tinira niya yung mga speaker, yung mga debater. Hindi yung mismong aral ng Katoliko. Nagantay ako kung ano yung sasabihin niya na aral ng Katoliko yung nakontrahan. Wala. Nag-base lang siya. Sama siya dyan sa mga Marites. Marites. Masasabing Marites kasi hindi nga naman kasi lahat ng Katoliko ay nagbabasa ng talagang doktrina ng simbahan. Mayroon namang iba nagkamali, nagsinabi, tapos kinukuha nila, tapos yun ang inaano nila, yun ang binabanata nila, which is that is fallacy. No, hindi sila totoo. Pero sila, talagang aral nila talaga mismo ang nagkakontrahan. Yun lang bro Jando, maraming salamat at congrats. At saka, ang sabi ni Dino kanina is, magkaiba doon yung ano namin bro, yung aming objection. Kasi siya, yung objection niya, dahil ang tanong niya di ko sinasagot. No? Ang objection ko daw is hindi ko sinasagot ang tanong niya, at ang objection naman niya is hindi ko sinasagot ang kanyang tanong. So, eto yon. Paat ka sasagot sa isang misleading question? Hindi naman ako uto-uto na sasagot sa misleading question, sabi niya. Ititigil mo na ba ang maling unawa mo? Yes or no? Kay mag-yes at kay mag-no, pareho lang yun, di ba? Na mali ang unawa ko, di ba? Yun ang point niya. Oo. Oh.
Fallacy yun. Kaya nga, ano ko eh, nag-object ako na fallacy yun. Ayan, si Dino Diaz, dinadaan sa fallacy question kasi hindi niya ako kayang yung manumano talaga na manumano ng debate na ano, na talagang matinong debate. Hindi niya ako kaya. Sabi niya, ano daw, saan daw nakalagay na si Panginoong Isus pag magpakain ng mga tao, kinakailangan may GCash. Yun ang sa kanya. Eh, saan din naman nakatlagay na kapag nakipag-debate ka, dapat wala kang mukha? No, yun ang problema kasi yung mga tanong niya, wala sa katinuan. Ba't napunta siya sa GCash sa panahon Kristo? Wala namang GCash noong panahon na yun. Yun na nga. yun ang mga tanong ng mga taong wala talagang ano, walang alam. Puro galit lang ang nasa isip. Kaya, ayan na, gusto ko sa kita ni Ruel Tio. Pagbigyan ko si Brother Ruel Tio. Brother Ruel Tio, good evening! Ay, magandang gabi. Ang ganda-ganda. Nihintay ko na titibagin niya yung aral natin. Aral, hindi yung taong personal na siyang nagpapahayag tungkol doon sa kanyang pagkaunawa. Iba yun. Kasi dapat ang isang nagdidebate may matututunan at magre-research. Ay, uno, mayroon palang doktrina na nakasulat dito sa CCC ng Katoliko na mali dito sa kabilang doktrina. Yun ang kontrahan, hindi yung papahayag o yung speaker. Ngayon, sabi niya, magde-debate sila ni Ramil Parba kasi kababayan ko naman yung dalawa niya at kaibigan ko rin si Dino. No, maganda yung pag-personal, no. Sana may cover natin 'yon sa porto por punto. At at least kung magagamit sa mga libretang hiligay noon, kayang-kayang i-interpret 'yon sa tama. Yung minisense ko sa iyo, Jando, na dapat may mag-i-interpret na marunong ng salita talagang Ilonggo doon sa gagamitin niya kasi iba yung pagkaunawa pag sinalin mo sa Tagalog. Siya ang nagbabasa ng Ilikay noon, tapos ang hindi nakakaunawa sa tamang grammar na kung paano isinasalaysay. Kasi mahaba ang pagsasalaysay ng Ilonggo ng Ilikay noon. Hindi katulad ng Tagalog, kapiranggot lang. Yun na yung kahulugan niya. Pero sa Ilikay noon, parang yung point na mahaba. Pero ang kahulugan niyan, hindi yung tumbok sa pinipilit niyang interpretasyon sa isang word. Ganon yun ang dapat. At alam ni Bro Duen yan at ni Bro Don Dutami, ni Bro Ramil Palma. So, may matututunan. Dapat inihintay ko na kung ano yung ilalabas niya. Ang ginawa niya, pinagsasabong niya. Hindi doon sa personality. Katulad nung yung kay Bro John Ray, no, tama yung kanyang sagot na hindi ko sinabi yan kasi may mga kahulugan tayo na tayo ang magpapaliwanag ayon doon sa doktrina natin. No? Kung hindi, ang ginagawa kasi nila, pinuputol nila at ginagawa nila ng video ayon doon sa pagtatanong kasi nga may dalawang papaliwanag tayo. Katulad ng pagsamba, no, mayroon tayong adorasyon. No? Iba't ibang klase ng pamamaraan ng ating pagsamba na may papaliwanag ayon sa aral ng Katoliko, hindi sila. So wala akong nakita, no, pambubuli lang at yung fallacy. Tama si Bro Jando, kaya nag-message ako, ingat ka, bantayan mo kasi yan talagang style ni Dino. Kilala ko yan. No. So wala siya. Ang pambubuli, yung style niya doon sa pagsasabong ng mga debatitor natin, hindi natin masisisi yan. Pero tayong mga Katoliko, malaking bagay yon. Malaking bagay yon na nakikita natin na ay may ganito palang stand si Bromel, si Alben, ang punto por punto, si Wendell Talib. Pinagsasabong niya, hindi yung doktrina. Pag sinabi mo kasi, doktrina, aral, yun yung kinakailangan mong tibagin. Hindi yung person na nag-i-interpret o nag-uunawa ayon doon sa salaysay niya. Kaya tayo talaga na may basihan tayong CCC. So hindi mahina na argumento yung. Kaya ang sabi nga doon sa mga nag-comment, puro Marites lang ang pinaghugutan ni Dino. Kawawa din naman. Dahil kasi manuwa ko naman yan.
So ganun, congrats. Walang naitibag sa atin. So salamat, Bro Jando. So yes, ang, by the way, ang sa uli, Bro Jando, o sa punto por punto, no? Hindi na rin kasi ako masyadong aktibo sa loob eh, dahil marami din akong ginagawa, ano, nakasubaybay lang ako. Tayo naman ang maglatag na tayo ang gigiba sa kanila. Yung doktrina, yung aral nila, katulad ng ginawa ni James, dalawa ang kanyang ano. Maganda kasi pag sa debate eh, tututulan natin yung kanilang pahayag na dalawa ang founder ng Roman Catholic Church o ng Katoliko. Tayo naman ang maglalatag sa kanila, hindi sila maglalatag. Kasi halos nasagot na natin eh. Depensa tayo ng depensa. Tayo naman ang umatake sa kanila. Yun lang ang request ko sa inyong mga debatidor. Thank you. Maraming salamat, John Ray. Okay, salamat, bro. At by the way, no, bro John, i-ano ko na lang din yung last na sinabi about sa kanila ni bro Romel. No? At bigyan natin ng ginaw kasi baka mag-iba na naman ang takbo ng hangin nun. Kasi dahil nga sa pag-usapan nila ni Bro Romel, nag-adjust si Bro Romel ng araw. Kasi yung araw pala, Bro John, na second week of March, eh, mayroong mission sila Bro Romel na mamahayag. So nag-adjust Bro, si Romel. Conference, Bro. Conference. Conference. Conference bro, on Deliverance and Criticism. Ikaw na, Bro Romel. Yes, po. Good evening po. Salamat, Brother John Ray. Actually po, meron po akong ginawang video and binigyan na po ng linaw yan ni ano ni Brother Aljan yung tungkol po doon kasi hindi ko po talaga nakita sa calendar that the second week is yun po yung second week na yan ay pupunta po kami ng Cebu for conference on deliverance and exorcism from 6 to 10 po kami ng March, so second week po yan. So kami po ay aalis ng Iloilo 5 at kami po ay uuwi maybe 11 or 10. So hindi ko na po mahahabol yung second week. That's why I messaged him. Sabi ko sa kanya, bro, available okay ba sa iyo yung March 26? Sabi niya na matagal naman daw. Sabi ko, matagal, at least matutuloy tayo. Mm. Hindi siya papayag, bro. Hindi talaga siya pumayag, bro. And actually, I make a video kahapon, kagabi. Bro, anong reason niya? Buti siya pumayag. Ang mangyayari, matutuloy. Anong reason niya? Hindi daw siya papayag dahil second week lang daw ang gusto niya. Ayaw niya ng ibang, dahil wala na sa daw time. Second week lang daw siya. Ah? Mm-mm. Siya kasi sabi niya. Na lang, Bro Romel, kasi man mukha mo naman yan. No, wag kang pasasakay sa style na ni Dino. No. Nambablock lang yan. Siya ang sumunod sa atin kasi pangsimbahan yung mission mo. So, either siya ang mag-cancel, manggagaling sa kanya, pero wag kang magsasabi kasi ipopost na naman yan nila. Style nila yan eh. No? Anong desisyon mo? Kasi nga hindi ako po pwede dahil ito ay servisyo namin sa aming simbahan. So, Nag-clarify na ako, bro. Sabi ko sa kanya, I will never exchange you this conference. Yes. Hindi ko pwede ipagpalit yung conference na ito sa iyo. Kaya, after the conference, kung talagang gusto mo akong makadibate face-to-face, We can beat it. Pwede natin magawa ito. Ano ang topic nga ginistoryahan nyo? Pwede mo ako ma-PM, bro, para maano ta. Actually, ano, may ano na ako sa YouTube, bro. I make the video. Pinapangita ako kay Lain ang imong account ko sa una na PM ta na ka. Galing, PM ako, hi, bro. Roel Tio lang. Sige. Para mabuligan ta kung ano ang ano. Bigoy kami na. Galing di kami pwede magbangan. Kilala niya, kilates ko eh. Hindi man ko debatidor eh. Sige lang. Thumbs up ako, bro, sa imo. Sige, send ka lang sa ano. So hindi mo siya priority. Hindi naton siya priority. Of course. Mas may malalim tayo. Mas focus tayo. Popularidad lang yan ang style nila ng mga Baptist na yan. Nag-scan ako sa kanila, bro. Nakita ko, ano lang pala, kukunti lang pala yung followers nila, yung subscriber nila. Yan siguro yung dahilan. Nagpapasikat. Apat yan sila, miguhay kami na. Si na Alex, Rian Puentes, si Alexander, si Dino. Pero hindi ko nila pwede banggaon kay Lain Kuya nga mag-istorya sila. Pero ganun ba man, siling ko, kung matuloy gin man ka mo,
mas maayo na kung ano ang topic ng istorya mo. Balaan mo muna ang lobinaryo naging kuwa niya sa Haro Cathedral. Kuha mo na gamiton niya. Isa pa, bro, if you are familiar sa Haro Plaza din sa Merrimart, sa siling niya, sa Merrimart, sa Haro Plaza daw kami mag-pre-debate, pero mag-meet kami for the pre-debate sa Merrimart, one of the coffee shop. Gaano kalayo ang Merrimart sa Haro Plaza? Lapit lang ang Haro Plaza sa Merrimart. Hindi, my point bro is 3 to 5 minutes pag nagsakay ka sa jeep. So, is it Haro Plaza ang Merrimart? How? Hindi. Merrimart rin na sa downtown. Amo na gani, different place ang patalang, ginapatalang niya ko. So, i-clarify mo sa iya kung kondiin gin man. Pag sa Haro Plaza, di mas deserve ka mo. Dito na lang ka mo, damo mga coffee shop kung gusto nila nga sa Merrimart. Ang problema bro, gina-clarify ko sa iya, pero ang problema naman sa iya, hindi siya gusto, no? Ayaw niya na ma-reschedule. Gusto niya talaga yung second week in which hindi talaga, impossible talaga na magkaharap kami. Pero kung gusto niya, hindi meron ka naman harap sa kanya. Basta face to face. Bro, Mel, hindi ka magpakita sa kanya nga siya ang masusunod sa bagay na kagustuhan niya makipag-debate sa iyo. Kasi ang ano ko dyan sa kanila, gusto nila isa-isahin yung mga mabibigat nating mga programa, lalo na yung mga personalidad natin. So para population, popularidad, para magbutang nila sa kanilang page, na amo ni naka-debate ko, mahimuan nila ng ganito, ganyan. So ginagamit tayo, so huwag tayong basta-basta magpasakay sa kagustuhan nila. Maging strong tayo. Pag ayaw mo, ikaw mag-desisyon, basta amo ni ang time at date ang gusto ko, kaya mo lang ko ni available. So question mark, siya ang magsasagot sa bagay na ibabato mo sa kanya, hindi ikaw magdidepensa ay amuni ay ganito kasi ganito. Hindi, basta ito, no? Kasi ang style niyan, kapag hindi mo si Dino kasi na napasulod, kung baga sa atong sa Ilonggo, kung napasulod niya ka sa kamot mo, kumuso niya ka na, no? Pero kinanlan hindi ka magpasulod sa kamot ni Dino. Amo nang style nila. Gustado ko na sila tananda. Okay. Basta strict ka. Kaya masasakon pag ano. Bro, Ruben. Kung anong topic nyo. Yes, bro. Diyan do. May sinaya pa siya kanina. Na wala na to sa kanyang paksa na pagbabatayan daw official na turo. Pwede ba yun? Hindi. Nababaliw lang siya, bro. Di ba sabi niya, kontrahan yung turo ng Katoliko. Katoliko. Ibig sabihin, you are referring to the official teaching. Yes. Referring to the teaching. Yes, not official. Not personal or members. No. Sa kanya pala, hindi pala based official teaching, kaya pala hindi naghanda ng mga official na aklat natin. Dapat ang tema niya dapat mo dyan, patutunayan niya na nagkontrahan ang mga debatidor. Ganun dapat. Mapapatunayan niya. Sana ganun na lang. Hindi yung teaching eh. Kontrahan ng teaching. Ano niya dapat? Hindi nga siya nag-quote ng CCC eh. Wala siya. And he will never. So aralin niyo, no? Aralin niyo yung style ng Baptist, lalo na si James, si Rian, tsaka si Dino. Yung personalidad nila, kung paano sila mag-atake at kung paano sila gumawa ng topic, no? Oh. Yun, marami silang bluffing dyan. Ako pa ang naghanap sa kanya ng aklat to prove. Tapos sabi niya ngayon sa last, ang punto por punto, hindi nakapunto. Anong hindi nakapunto? Lagi akong lamang sa mga tanungan. Oh, yes. Tsaka ano, wala siyang ibang nilatag na doktrina natin. At tsaka wala doktrina akong tanong. Dapat teaching eh. At tsaka wala akong tanong na ginamitan ko ng fallacy question. Nakita mo dyan doon yung ginamit niya na policy kanina. Kaya nga sabi ko doon eh, roles ng binasa ni Russia na ang isa sa mga roles, yung objection para sa paglilinaw, hindi para sa takot. Yun yung roles ng debate. Gumagawa ng ibang roles eh. Ang meaning daw ng objection, takot. Hindi. Paglilinaw, kaya nga may roles objection tayo. Ang objection means takot. Yun. Tapos sabihin niya na ano daw na
ang football punto, hindi na naman nakapuntos. Oy, nagbibit-bit ng sariling bangko. Wawa naman. Wala. Walang bearing, walang bearing. Sabi nga ni Totoy sa mga komente, puro marites lang. Dapat tumerada ka sa doktrina talaga, official teaching, para may magigiba ka. Pero yung personal na tao na nagpapahayag, pwede tayong magkamali, pwede tayong nagkamali ng interpretasyon ayon sa unawa. Pero babalik pa rin tayo sa official na teaching, kung kaya ang pabor diyan, no, ay yung nakasulat na katuruan ng Katoliko. Hindi magigiba dahil lang sa nag-debate ang dalawang Katoliko, may pahayag si Tunre na ganito, may pahayag si Windel na ganito. Hindi ganun. No, hindi ganun. At saka natawa ko doon sa ano niya, sa unang banat niya sa ano sa kanyang rebuttal, sa in-insert niya si Jando Iyakin. Ano yun, trying hard na mga ano na lang yun, mga pang style na lang ng pambubuli yun. Dapat professional na debate, yung style ng debate talaga, yung engagement ng debate, yun ang mamamalagi dapat. Ad hominem yun. Oo, maraming ano. Hindi tayo makukuha sa ganun. Hindi. Ako, sinanay ako sa SDA ko. I-counter-attack yung mga ad hominem. Kaya, ang ginawa ko na lang, objection na lang ako. Tapos, hindi niya mapigilan na hindi makapag-ad hominem. Kasi, nagbabaka sakali na mag-iba niya yung ano ko, yung focus at emotion ko sa pag-ad hominem niya. Hindi uubra sa akin yun. Ngayon, meron pa siyang mga tanong na kung mag-yes ka or no, pareho lang ang meaning nun. Pareho lang yun. Pareho lang ang meaning nun. Ano ba naman yan? Pinatrap ka lang niya sa style niya. Yan ang style na iwasan mo, bro, Romel. Yan ang style ni bro Dino. No? Kung sa tingin niya, nasa tama siya, hindi siya dapat gagamit ng mga misleading questions. Kasi yung mga misleading questions... Kasi ang isa sa inabangan ko yan doon, bro, Jando, no? Na binalik mo sana sa kanya yung tanong na yung nag-debate si Melchor at si Alvin, no? Ang sabi niya kasi, may tama at mali. Ngayon, kung may tama si Melchor, Katoliko ba, tama ba ang teaching ng Katoliko? Yes! Kung pipiliin niya naman si Alvin, no, Katoliko ba yung tama? Ni may manalo, may tama. Yes. O di may mali, may tama. So, tanggap mo ba na si Alvin kung tama ang kanyang teaching ayon sa aming basihan sa dokumento naming opisyal, tama ba ang nilatag ni Alvin? Mabilang isang Katoliko. Siya ang pasasagutin mo doon sa binabato niya sa atin. Ganun dapat. At saka may sinabi din siya na sinabi ko daw na basta Katoliko, Katolikong aral din ang dala. Hindi yung sinabi ko. Ang sinabi ko, may mga Katoliko nakabatay sa private interpretation. Yes. May natuturo na gumamit ng ating-ating. Hindi naman yung turo ng Katoliko eh. May gumamit ng occultism. Hindi naman turo ng Katoliko yan. Kaya sabi ko, katulad nung binato mo kanina, ang sabi mo, katulad nung pinahayag ni James Orinseda na tinapik ni Bro Windet, na ibig sabihin, naniniwala kayo na may dalawang founder ayon sa Baptist ninyong kasamahan na dalawang founder ng Roman Catholic o ng Katoliko. Naniniwala kayo. Parang ganun din yun. Di ba? Oh. Tapos tayo magkakontra. O ngayon, sabi niya kino-congratulate siya ng mga Seventh-day Adventist. Natural na gagalakin yun. Pati siya nanggagalakin eh. Unang attack pa lang niya, sabi na agad iyakin daw eh. Pambubuli na lang yan. Ate Linda Bagnas. Hi, brother. Sabi nga ni Totoy Bibo eh, puro marites daw eh, walang naitibag eh. Ano masaya mo? Magkatawa lang ko ba kay ingon siya nga kung sa boxing pa puno kay ang ginamit niya one hand lang daw. Wala man gani makakuan sa imuha wa katarog. Wala.
Congrats, hindi siya nakapuntos. Oh, yeah. Ay, habang mga pangutana, Brad, ba kay kanang parihara sa pangutana nga kinsa man ang imong sala. Wadyo kay lain kapapilian. No? Wala nakasala. Kapilian. Saan? Wag ana ba? Nagkasala. Nagkasala ka ba o ikaw may kasalanan? Yes o yes. Yun, ganun yung kategory ka niya. Nagkasala ka ba o ikaw may kasalanan? Huwag ikapilian, Brad. Ingon bitaw ko ganyan, huwag ikapilian. Puro pabor sa iya, ha? Oo, oh, kaya nga dami, objection moderator, yung tanong na naman niya, palasi na naman. Hindi ako sasagot sa mga palasi question. Pulos ganyan, pabor. Ay, sa tingin niya siguro, kaya sabi niya, ano, nag-object ako kasi takot ako, dilimit ko masagot. Eh, ba't ka sasagot sa palasi question? Eh, bawal sa Biblia kung sumagot sa palasi question. Bakit yun? Nasa Biblia yun. Sa ano? Tignan natin sa Biblia ha. Sa Kawikaan 26:4. Para patunayan natin na masama ang sumagot sa mga fallacy questions. Ito, ang sabi sa Biblia. Huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit sa pang mangmang. Sa Bisaya, yeah. Bisaya yan. Ayaw tubaga ang buang-buang sumala sa iyang kabuang aron dili ka mahisama kaniya. Kung tatagalogin yan, huwag mong sagutin ang maling tanong ng baliw. Huwag mong sagutin ang baliw ayon sa kanyang kabaliwan para hindi ka matulad sa kanya. Yung mga fallacy question, kabaliwan yun eh. Natural, na biblical, wag mong sagutin. Yeah, hindi ko sinasagot. Pero ang interpretation niya sa hindi ko pagsagot, takot. Pambubuli na lang. Yan ang style niya. Patawa talaga to si Dino Diaz, no? Ito yung pinakakawawang debate niya, no? Na napansin ko. Kasi dito sa debate nito, pinagbawalan ko siyang gumamit ng hiligaynon. Dahil yung hiligaynon, yun ang ginagamit niya na na deception tactic. Oh, deceiving tactic yun, ano yung hiligay nun. Kaya ko siya pinagkawalan. At kung pipilit mo yung paggamit ng hiligay nun, eh kailangan mo talaga, kailangan ko ng translator, si Romel Palma. Alam mo anong sinabi niya doon? Translate daw ni Romel Palma, pero bawal ipaliwanag. Huh? Ah, bawal, hindi. Bakit niya pinapaliwanag? Kasi hiningi ko yan sa kanya. No, sabi ko, yung kaibigan kasi o friend ang tawag sa amin, Migo. O Meg, pakibigay mo nga sa akin yung binabasa mo na ano para may ano ko may batayan ako na nasa sinasabi mo. Hindi niya binibigay hanggang ngayon. Meron ako nito. Antonio Padua, okay. Meron ako niyan. Yung buo pa. Yung buo pa send mo sa akin, bro Romero. Oh, yun ang ano niya, yun ang sinabi niya sa akin para malaman ng mga tao kung anong mga sinabi sa akin ni Dino Diaz. Ayaw niya, gusto okay sa kanya na i-translate ba de Romel pero bawal ipaliwanag. Eh paano ko pa mauunawaan kung hindi ipaliwanag? Ngayon, diba? Bakit siya gumagamit ng libreta natin na siya din ang magpapaliwanag? Oh. Mali. Hindi naman siya Katoliko. Ate naman yan. Yeah. So, pwede siyang... Kaya dito, ano, sa base na nangyari ngayon na debate, kahit pa banatan ako ng mga Seventh-day Adventist, normal po yun. No? Normal po yun. Kung bakit ako inaano ng Seventh-day Adventist. Kasi nanggagalaiti yan sa akin dahil hindi nila ako kayang talunin. Di naman sa ano, ha, sa nagmamayabang ako, ha, pero muntra kong ebidensya. Lahat ng mga nakidebate ko, gumagamit ng mga fallacy questions. Si Dan Maasin, si Mitchell Bendelio, si Samuel Tahuda, sino pa mga nakidebate ko, si James Orinsyada. Oh, lumabas sa topic, Baptist churches, kung sa, napunta doon sa Baptist men. Oh, layo, no? Mga lahat ng mga nakidebate ko sa punto por punto, tinatanong ako using fallacy questions. Ako, hindi naman ako, meron ba kayong na-obserbahan na natanong ako ng fallacy questions? Hindi ko kailangan, yan ang gusto ko pa ito sa mga tao yan na pinagkaiba ng punto por punto sa ibang mga preachers. Sa punto por punto,
with all honesty, nagtuturo talaga tayo spiritually, no? Walang strategy, walang technique, with all honesty lang natin. Kaya walang mang isa sa amin. Yung mga tanong ko sa kanya kanina, saan mo, meron ka bang ebidensya na si Junre ay merong certificate na siya ay confirmed na Catholic Bible scholar? Ba't ko tinatanong sa kanya yun? Sinabi niya kasi na scholar si Junre. Alay mo? para lang talaga ipilit yung kanyang unawa na nakontrahan yung sinabi ko sa aral natin. Ginawa niya ang eskola. At saka, pinaginitan si Bro Junre. Hindi yung doktrina eh. Yung official teaching eh. At saka ang sabi niya, scholar daw si Junre dahil nag-aaral. Oh, at ang scholar nag-aaral. So si John din nag-aaral, scholar din. Uy, ang dami nag-aaral ngayon, hindi scholar. Ako nag-aaral ako, hindi ako scholar. Oh. Ako nag-aaral ako, hindi ako scholar. Oh, yung marami nag-aaral na hindi scholar. Ito yung asawa ko, ewan ko, scholar ba 'tong nag-aaral to? Oh. Sa hindi ko alam kung scholar pala to sa ano, mayroon pala teacher na nag-back up dito, no? Silang daw magkapatid niya si Lina Garzuta na husol na ngayon. Okay, so you know, ha? Hindi porket nag-aaral ka, automatic scholar ka na. Lahat ng scholar nag-aaral. Pero hindi lahat na nag-aaral scholar. Ang unawa ni Dino Diaz, pag nag-aaral ka, scholar ka na. Kaya si Junre, congratulations ba ni Junre? Catholic scholar ka na pala ngayon. Wow. Ay, oo, dapat may certificate na. Paggawa natin ng certificate si Bro John Ray, scholar na pala yan. Amen. Ngayon, ang pwede natin gawin. Brother John Ray, tandaan mo yan. Talaga magpapapirma ako sa iyo, picture sa iyo. Bro John Ray. Ngayon, ang gagawin natin, no, gamitin natin si John Ray kung may pahayag sang tama ayon sa doktrina natin. Gagamitin natin sa naniniwala ka ba sa scholar namin, Dino, na si John Ray na itong sinabi niya sa doktrina namin? Naniniwala ka hindi? Pag hindi siya naniniwala, patay siya. Mas lalo siya naniniwala. Bakit? Eh, hindi siya scholar eh. Scholar sabi niya si John Ray. Ba na-promote ha? Biglaan tapos, talaga. Tapos yung rebuttal niya. Dahil ko pa si Bro Dwayne ha? Congrats. Abang nakikinig ako sa inyo dalawa nung ako sa scholar, tawag-tawa ako. Tapos yung rebuttal niya, nagreklamo siya kung bakit ko daw hindi nire-refute yung tindig niya. Sabi niya, tingnan nyo si Jando, hindi ma-refute yung tindig ko. Eh, nasa negative stand pa ako. Paano ko magre-refute? Yun lang. hindi ko pa yung rule. ang pagkakaalam ko sa Debaters Convention, stand ng affirmative, tapos stand ng negative. Stand ng affirmative, stand ng negative. Yun ang alam ko. Kaya nga, dahil yung stand ko as negative, napatunayan ko na lang man sa isang referensya, tapos ko na. Yun na yung tindig ko. Kontra yun sa sinasabi niyang contradiction. Kasi sa ating aklat, contrary are not contradiction. No? So, doon, giba yung paksa niya doon. Dahil atin mismo, Catholic scholar mismo, si Carl Adam, siya mismo ang nagsabi na it is quite true, Catholicism is a union of contraries, but contraries are not contradictories. Dito, giba yung pagkata niya rito, hindi niya napansin yun. Kaya sabi niya ngayon, peke yung nakasulat dyan. Inanapa ko siya ngayon, saan yung salitang peke? hindi kasi yung hinihingi. Ang ginamit niya kasi meaning ng contradictory. Dapat definition. Kasi ang contradictory, nagtitestify yun sa word na contradict o contrary. Contradictory. So, dapat ganun. So, yun ang problema ni Dino Diaz. No, ngayon, eto, baka bukas, sabi naman niya bukas, hindi niyo punto-punto, hindi makapagbuko, nag-iingay pa rin hanggang ngayon. Kung sabi niya yun, isang linggo yan. Kung sabi niya yun, itong sagot natin. Tayo'y may programa, tayo'y may audience, at syempre,
tayo ay magpapaliwanag. Normal yun dahil may programa normal tayo. Yan. Oh, sa kanila normal kasi, yan. Walang nanunood. Kung meron man, na ano lang, na nabibilang lang. At saka sa kanila, kahit mali ang sagot, pinarirespeto. Sa kanila, kahit mali ang sagot nila, pinarirespeto. Pag hindi kumulispetuin ang kanilang sagot, manalo. Ay! Sorry, ma-mute, ma-ano tayo dyan, ma-copyright tayo dyan. Oh, sorry. Ikaw talaga. Oh, so, nakalive pa kayo, bro? Oh, live pa tayo, bro. Hindi pa tinatapos ni Ate Edna. Ay, kasi ako, nag-off na ako eh. Close mo na. Oh, so, eto lang. Okay lang yun. So, yan ha, sa lahat ng mga nanonood ngayon na sa ating punto por punto. Ayan na, si Dino Diaz is... ang paksa niya, magkakontra ang aral ng Katoliko. Ang aral ang main subject sa kanyang paksa. Pero nang hinahanapan ko siya, nagreklamo siya kung bakit ko raw siya hinahanapan ng official na aklat ng Katoliko. So ibig sabihin, hindi siya nakabatay sa ating aral kundi sa mga debater na sinasabi niya nagkakakontradict daw. Pati yeah. Si Junrey, sinabi niya si Junrey, kinukontra daw ni Junrey yung sarili niya. Binawi. Bro Danlo. Yes. Bro, baka bro, hindi niya ka talaga ano, nang tatanggapin yung ang aklat ng Katoliko. Baka aklat ni Bro Danlo yung tatanggapin niya. O baka aklat ni Junrey tatanggapin. Kasi no, scholar nga siya, di ba? Oh yes. No, so yan. At sa gabing ito po, ayan, tinangan natin yung ating ano ngayon, yung ating live ngayon. Maabot pa tayo ng 234 na nanonood sa gabing ito. So sa Facebook, 234, and how about sa YouTube? No, Ate Edna, ilan nanonood sa YouTube ngayon, Ate Edna? Diyan pa sa Ate Edna? Hello. Oh, see, 300 wow. Plus, no? So, eto ha, kayo na ang bahala magtimbang kung si Dino Diaz ba talaga ay nakapunto sa gabing ito o hindi. Lahat ng mga katanungan ko, based lang sa sinabi niya. Yung mga tanong niya sa akin, hindi based sa mga sinasabi ko. Tapos mayroon siyang mga katanungan na either yes or no, pareho lang ang meaning nun. Ang tawag doon, misleading. Once na gumamit na ng misleading question, ibig sabihin, nagmi-mislead talaga yan whether you like it or not. So, kitang-kita sa gabing ito, maraming misleading questions si Dino Diaz. Ibig sabihin, hindi lang ako ang nililito niya, pati lahat ng mga nanunood, ganun din ang moderator, nililito rin niya. Yun ang ganun niya. Pero malas siya dahil ang moderator mismo alam yung kanyang mga pinagagawa. At dahil para naman talagang patas ang debate, kaya pinapasagot na lang ako. At sa thank you! Meron tayong rules na kapag hindi sagutin ang categorical question, merong 10 seconds na pagbibigay linaw at yun na ang final answer. Nagustuhan ko yung rule na yun, no? At dahil doon, hindi umubra lahat yung kanyang mga planong hindi maganda. Talagang hindi umubra. Thank you sa rule ng Debaters Convention na merong ganun. At least, yung mga fallacy question, hindi na... tatama. Oli, lahat ng mga fallacy questions niya. Nung una talaga, hindi ko napansin yung una eh. Sabi niya, nag-no ka na eh. Tatam nyo? Oo nga. Sabi niyo, ha? Mabuti na bawi mo kanina. Pero yan ang gagamitin ni naka ano. Kasi sabi ko, tingnan nyo ha? Sinagot, nung, hindi napapansin nung nag-no ni, ako, ano, at pinaliwanag ko na hindi ko napansin yung fallacy question na yun. Aba, ginrab niya na nag-no ka na. Huwag mo nang bawiin yun, nag-no ka na. Ha? Hindi ko napansin. Diba sabi ko, moderator, hindi ko napansin yung fallacy question niya eh. Ang naano ko lang is categorical question. Hindi ko napansin na yung categorical question pala na yun is fallacy question. Bro Jando, aralin nyo yung premise niya na ayon doon sa una niyang tanong, kapag sumagot ka doon, tinatrap ka niya, tapos saka siya magpapaluap na napakahaba na ididiin niya, yun ang sagot mo para makagawa siya ng isang question. Yung sa conclusion, sayang, hindi na pwede mag-object sa conclusion. Hindi na pwede mag-object.
sabi niya sa conclusion, sinabi ni Jando na pagkatoliko, katoliko talaga ang tinuturo. Ha? Yun ang sinabi ko. Tingnan niyo. Kakasabi ko pa nga lang, hindi lahat ng katoliko nagtuturo ng base official na turo. May nagtuturo na magsutkin ng anting-anting, di naman yung official na turo. May nagtuturo na magpagkakupi sa mga albularyo, di naman yung official na turo. Hindi ba? Nalinaw mo yun. Nalinaw mo yun kanina. Maganda yun. Tapos, sa conclusion niya, sinabi naman niya, inamin ni John Dewey na, ano yun, trying hard na, ano, na... Trying hard na lang yun na bawiin yung kanyang kahihiyan doon sa pagkatalo niya. Kawawa naman si Dino. Wala bro, sanang... Jan, excuse bro. Yes. Bro, pang bro Janry, pwede ko po ba mahinga yung ano niya, yung birthday niyo po? Da, lagot. Birthday ni Janry. Oy, Janry. Baka magsisend ng pasalubong. Kasi po may paggagamitan. Kasi may paggagamitan ako doon kasi ayaw niya maniwala doon sa ebidensya ni Brother Gianlo kanina kasi nga hindi po ginamit. So, kukunin ko lang sana kung sino ba yung mas matanda sa ebidensya niyo, ikaw. October 20, bro. Yan. Basta anong year, bro? October 20. Anong year, bro? 1985. 1985? Si mas matanda ka pa ha? Matanda ba kayo na din 85 ka pala? 82 ako. Oh, 85, 85 lang ako, bro. Ah, but... Oh. Bujikas. No? Si ano, si... Pinakikialaman niya yung ating Gcash. Eh, bakit? Yung Gcash natin, ipinaano din sa mga pangkawang gawa. Lagi niya tinatanong, prinsip, isa sa mga istan niya ha, na ang ating prinsipyo daw, maling prinsipyo. Ano ang maling prinsipyo natin? For evangelization, charitable works, Mateo, Jesus also. Ha? Yan, sinasabi niya na ano, na maling prinsipyo. Maling prinsipyo ba yung ano, dumiskarte tayo para makapagpakain? Andiro naman tayong video na ano, na talaga nagpapakain talaga tayo. Tingnan niyo dito. Oh, nagpapakain naman talaga kami dito, yung mga estudyante, yung mga scholars, yung sports and evangelization. Oh. Meron pa, yung walang sa bearing yung GCAS niya. Ewan ko kung paano niya isiningit 'yun, hindi naman doktrina 'yan, hindi naman aral. Hindi naman aral. Oh, 'yun, hindi aral ang GCAS. Charity works 'yan eh, charity works 'yan. Charity works 'yun. Eh, ano hindi siguro bro. Sa ikapo na pinapatupad nila sa loob ng baptis. Oh. At saka, ano sabi niya? Sabi niya, pag sinabi ko na naiinggit ka, mag-apply ka ng sarili mong GCash, sabi ko sa kanya, sabi niya, ba't ako mag-a-apply, di ako katulad sa inyo? Ibig sabihin, wala pala sa tinutulungan. Sa sila kasi, tanggap lang ng tanggap, wala tinutulungan. Oh. Ang tanong dyan bro, paano siya nabubuhay? Eh, siyempre sa ano, sa ikapo. Sa ikapo. Sa ikapo na kanya mga membro. Siguro may alahas na si Dino ngayon. Ako, kawawa naman ako. Ultimo ergan ko. Scott State pa. Wasak na yung ergan ko dun, no? Oh. Kaya, kaya hindi. Dapat, yung nagdidebate, may matututunan. Ano matutunan mo sa GCAS? Ano ba naman? Walang matutunan dun. Para pinalilito lang niya na pinagkakwatahan natin ng mga tao. Ng ating mga viewers na hindi naman talaga totoo. Sa aming GCash mga kapuntos. Bakit yung mga nasa TV station na nakalagay yung mga para sa mga charity works, bakit hindi niya tututulan? At saka tayo naman yung ating ano, yung ating GCash, alam naman ng mga pag-iisa Panginoon, alam na Panginoon yun eh. Meron kaming list of official members ng Punto por Punto supporters. Sila po yung sumusuporta sa ating charitable works. May listahan po tayo niyan. At sabi niya, pati daw mga unbeliever, hinihingan daw namin. Hala. At isa para sa mga unbeliever na tinukoy niya, yung mga Baptist. Hala. Napansin niyo yun? Pati daw sila. Kaya sabi ko, kailan namin kayo hiningan ng GCash? Kasi di ba, nanonood daw sila. So kasama sa kanila yon. Kapag nanonood pala, pumapasok sa GCash mo, bro. Yun ang ibig sabihin niya. Pag nanood ka, nagbibigay ka sa GCash, at pag nanood ka, hiningan kita ng GCash. Yun ang kanyang unawa doon.
Sana nabigay siya kasi naunawaan niya na hinihingan siya pala eh. Dapat oh, diba sabi sa Bible kapag ikaw ay hinihingan, magbigay ka. Eh, yes! Damot niya. Oh, at saka ito, ginamit niya 3 Juan 1:7. Ang hihingan yun lamang mga believer, yung mga unbeliever, huwag hingan. Hingan nyo yung mga, yung evangelization nyo. Kasama ba unbeliever dyan? Oh, syempre, kasama unbeliever. Paano ka makapag-evangelize? Sa ano? Syempre, evangelization, kasama unbeliever. Yung charitable works, syempre, pati unbeliever, kailangan mong tulungan niya kung gutom yan, di ba? Ang unawa niya doon sa evangelization tsaka sa charitable works is hinihingan natin yung mga unbeliever kasama ng Baptist doon. Kaya sabi ko sa kanya kanina, kailan ka namin... Pinaghalo niya kasi no, ang evangelization, yun yung programa para ma-evangelize yung believer at hindi believer. Ngayon, sa charity works, kung sino yung nagbibigay, believers ka man at hindi believers, tutulungan ka dahil yun ang purpose ng charity. Oh, yun. Pero sa kanya, iba. Iba. Nakita naman ninyo, ano? Si Dino Diaz gumagawa ng sariling interpretation. At yung interpretation na ginagawa niya, yun ay pinalilitaw niya na yun na yun. In which hindi. Hindi talaga. So sa mga nagtatanong sa akin, magkakaroon ba daw ng debate sa pagitan ko o tsaka ni Dino Diaz? Yes, nagkaroon na. At based sa inyong nakita, ang sabi niya sa akin, wala daw sa paksa niya na pagbabataya niya ay ang official na aklat ng Katoliko. Sa madaling salita, hindi niya natindigan ang kanyang paksa. Tama ba ako, Brother Ruel Tio? Yes, tama. Oh, Brother Mario Granada, ano yung observation mo, Brother Mario Granada? Wala akong nakuhang aral sa kanya. Ang akala ko, may makukuha ako, puro napapunta lang kay John Ray na naging scholar. Oh, mag-celebrate tayo. Meron na tayong ka-team sa punto por punto na scholar. At least, proud tayo dyan na may kasama tayong scholar sa ating grupo. O yan, at least oo, ang claim. Kaya nga, hiningian ko ng libro si John Ray. Kaya bro, at least bro, ang claim hindi galing mismo kay John Ray. Hindi siya nag-bit-bit ng kanyang sariling bangko. Hindi gaya kay Dino Diaz, na sinasabi ni Dino Diaz, ayan ang punto por punto, hindi naman nakapuntos. Ang mahirap, ang mahirap, tinaas niya ang kamot ni John Ray, pati paa na taas. Kaya nga, tagilid niya pagka-scholar. Ayun. So, ang mahalaga ngayong gabi, ang nakapanood, parang ang mga nanonood ngayon, parang na silang mga judge, no? Kumanta ako, kumanta si Dino Diaz. Sino sa amin ang sintonado? Siya na po bahala doon. Si Dino Diaz ang sintonado. Wala akong naintindihan sa kanta niya eh. Ayun. So, yun na po. Sige, yun na po, no? So, to make his message known, he's our response.